Eh, ayaw mo, okay nga yung umuulan para madiligan yung aking mga bonsai. Pop. Yon mga idol, mapagpalang gabi. Katatapos lang natin mag debosyon. So dito naman tayo sa ating ritualan na babasagin natin yung black cage, yung itim na kulungan at yung black chain na nakadugtong. So ayun, samahan niyo ako sa ritual ngayon para makita ninyo kung paano natin winawasak yung chain. Alam niyo sa mga lods, sa totoo lang ano, may pagkakaiba yung black cage sa black chain. Para maintindihan natin. So yun, naka-setup na tayo. Nag-setup na tayo at hinihintay lang natin yung ating mga bata batuta dito. Nagpapabaga lang. So yun mga lods, ano? Oras natin ay 10:19. So ang pa-explain ko lang sa inyo, paliwanag ko sa inyo ng maayos kung anong ibig sabihin ng black cage tsaka black chain. Ang black cage ay tinatawag natin na itim na harang na siyang umaharang dun sa mga swerte, sa mga biyaya, sa mga kabutihan na nangyayari sa ating buhay. Yun yung black cage, no? Ikinukulong yung mga tao dyan, isang uri din ng sumpayan, ikukulong kayo sa black cage upang hindi pumasok sa inyong biyaya at malasing kayo sa inyong pamumuhay. Ayun natin ng konti, naduduling ako. Kita yung butas ng ilong ko eh. Okay, shoutout sa inyong lahat kay Japet Ku, Mark Lowell Sayam. Sa inyong lahat-lahat, sa Patricio Ampu, kay Atricio Pat, Patrick Ampungan. So yun, shoutout sa inyo. Sino pa ba? May mga nagpapashoutout pa dito eh. Pagpalang gabi kay Japet. Ralph Deo, shoutout sa'yo, Lods. So, ayun, tuloy natin yung ano, no, sinasabi natin para naintindihan ninyo mga Lods kung ano yung blockage tsaka blockchain. Malaki ang pagkaibahan ng blockage tsaka blockchain. Ano yung malupit na sumpa sa dalawa na to para naiintindihan ninyo. Kung na-experience ninyo sa inyong buhay, pamumuhay, o ikinabubuhay yung ganitong klase ng experience na nangyayari sa inyo. So, minsan, kailangan ninyo ng open road ritual para yung daan na tinatahak ninyo, dire-diretso yung pinupuntahan ninyo. Yun yung open road ritual. No, nakatumbas sa katumbas dito sa mga gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, maabot ninyo. Romano T. Franco, shoutout sa'yo. So, isa decision. Ayun, mapagpalang gabi. Watching from Malaysia. So, yun, bagong follower natin yan si Isa. So, yun, explain ko yun lang sa inyo, Lods, ano, para naintindihan ninyo. Yung tinatawag na blockchain, I am your hero, ano atin po? Si Ipururut Laing, I am your hero. Ano ba yung pangalan mo, Ipururut Laing? So, yung tinatawag na blockchain, ito yung itim na kulungan para hindi makapasok yung kamalasan, mga biyaya sa inyo. So, ito yung hahadlang. Isa rin uri ng sumpa ito, ngunit napakadaling baklasin o tanggalin. No, itong uri ng sumpa na to. So, yung tinatawag natin na, doon tayo, yung blockage yun, yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina, dito tayo sa blockchain. Yung blockchain, ito yung isang uri ng itim na kadena na nagdudugtong-dugtong sa buhay at swerte ng isang tao, no, sa buhay o kapalaran ng isang tao sa kanilang, so medyo delikado itong blockchain. Yung blockchain na tinatawag nito, wala bang part 5 commander? Wala pa. Mamaya na pagka sinumpong na naman si Lods Nick Banayo, may part 5 yan. Bakbaka na naman yan. So panoorin nga pala ninyo yung ano, yung sa YouTube channel, yung suporta natin yung TV ni Bungo TV, no?
No, babakbaka na naman niya itong mga Hudiyo na to na nagaano sa atin, mga naninira sa atin, lalo na yan si Isu. So, ayun, Lods. Doon sa tinatag, Mercy Narvaez watching in Bahrain. Yun, shoutout sa aking kumare na nasa Bahrain. So, ito, yung tinatawag na blockchain, napakadelikado nito. Ito yung sumpa na pumapatay sa tao o sa sunod-sunod na lahi. Sa maaaring sa magulang, anak, hanggang kapwa-puan. So, kapag ito hindi napigilan, magtutuloy-tuloy ito. So, bakit natin na-explain ngayon? Kaya ako na-explain ngayon itong tinatawag na blockchain na to. Kanina, pinaliwanag ko no, sa hindi pa mga naka... ngayon pa lang nanonood. Astro Trader, Chris Hill. So, yun, shoutout kay Astro Trader. Isa rin sa mga supportive na mga follower natin yan. At laging, ano, laging nanonood sa atin. So, kanina yung pinaliwanag ko sa block cage, so medyo madali itong tanggalin. Pero itong blockchain, so medyo madugo. At talagang ako na nagsasabi sa inyo, hindi ko sinasabi na ganun kataas, mataas na mataas yung karunungan natin. Hindi ganun. Ipinapaliwanag ko lang sa inyo na itong gagawin natin ay napakadelikado. Kapag ka nagkamali tayo ng galawan dito sa blockchain na to, so maaring maipasa sa magri-ritual o sa makikialam o sa puputol nitong chain. So, ganun kadelikado. Sa mga nagsisimula sa spiritual, kapag narinig nyo yung salitang blockchain, huwag nyong pangahasan. Lalo na kung nag-starting pa lang kayo, nag-aaral pa lang kayo sa spiritual. So, medyo maselan bahagi ng pagri-ritual kung hindi nyo abot yung kaparaanan at diskarte dito. So, maaaring mapahamak yung pamilya nyo, lumipat yung sumpa sa iyo, maipasa mo sa pamilya mo, maipahamak mo silang lahat. Alam na alam ng mga nagri-ritual yan, sa mga ritualist. So, dahil nga sinabi ko nga sa inyo, ang ating karunungan ay hindi lang naman combat healing, albularyo, herbalist, o nagbibisyon. Hindi lang ganun. Pati itong klase ng ganitong sangay ng karunungan ay talagang inaral natin at masusi nating hinimay-himay kung paano natin matutulungan yung mga ganitong tao. So, kung meron kayong mga kakilala dyan na merong blockchain, isa lang ang masasabi ko, lumapit kayo sa tamang tao na nakakalam kung paano papatirin yung itim na kadena na yan. Kasi yung itim na kadena na yan ang nagdudugtong upang matuloy yung kanilang masamang hangarin o balakin nung nag-ritual sa inyo o na sumumpa sa inyo. At hindi ito kayang basta-basta putulin ng mga combat healing o albularyo. So, ritual sa ritual ang labanan dito. Ito ay digmaan ng malalim na karunungan kasi tandaan natin, hindi pa pwedeng kakargahan kayo ng blockchain na yung sumpa na yun ay maipagpapatuloy sa pinakadulong-dulo ng inyong salinlahi. So, yun. Block natin yung magulo. Ipirot laing. So, bye-bye. Mga ganyang magulo, no? Yan dapat tatatakan ng sumpa yung mga makukulit na yun. Commander, pwede po ba makabili sa'yo ng aklat ng San Benito? Ano ba, yung hayag? O hindi hayag? O guerrero? Tatlong klase kasi yan. So, iyon mga lods, ano, yung sinasabi natin dito, itong klase ng blockchain ay huwag nyong ipagkakatiwala ng basta-basta sa basta lang mag-ritual na sinasabing marunong sa ritual. Tanungin ninyo yung kanilang mga gagawin at kanilang gagamitin kung paano mapuputol ito. Kasi hindi po biro-biro ang pagputol ng itim na kadena sa tinatakan ng sumpa. So, yun lang mga lods, no? So, maaring mapahamak yung makikialam o gagamot sa inyo. So, yun lang. Nakakaawa din kasi yung tatamaan ng tatak ng sumpa na to. Ito yung ano... So, ito dahil hindi nyo naman kilala kung sino to, si ang ating re-ritual, ang private ritual, si Benjamin. Hindi ko nasasabihin kung ano yung pangalan niya. So, kasi private nga po, private ritual. So, kung nakikita ninyo, iba yung sulat, pamamaraan ng sulat na ginagamit dito. So, gumagamit tayo dito ng tinatawag na alibata.
no? O baybayin. Yung baybayin salita noon, itong nakikita ninyo sa braso natin na hindi natin, hindi ninyo siguro naintindihan, hindi naman kasi lahat ng mga Pilipino. Ito yung mga lingguwahe ng tunay ng mga Pilipino na gumagamit ng alpabetong luma, no? So, mas luma pa sa abakada. So, ito yung pamamaraan ng pagwasak sa chain. Iba-iba naman kasing gumagawa niyan. Meron mga taga-Western na mga pamamaraan. May mga Wiccans, may mga mangkukulam talaga. So, yan yung mga gumaganap niyan, gumagawa niyan. Kaya, kung ritual ang ginawa, ritual din ang pinantatapat natin diyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi po pwedeng ritual-ritualan lang. Hindi po pwedeng basta-basta natin pakikialaman yung mga ganito na klase ng problema dahil pwedeng tumama sa akin at madamay ang aking buong angkan. So, kung pwedeng tumama sa akin sa pagkakamali, pwede rin mangyari sa inyo, sa mga ibang manggagamot. Pero, ang tanging masasabi natin, yung ibang mga manggagamot na nagre-ritual, talagang may alam naman yan sa ritual. So, ang inaano natin dito, ang sinasabi natin dito, itong blockchain na tinatawag natin is pwedeng tumama. No, kaya ingat-ingat at ang pinaka-problema nito kung hindi man tumama doon sa manggagamot, maaring lumala pa. Maaring lumala pa yung sitwasyon at imbis na matulungan natin yung riritualan, eh mapalala pa natin. Jeffrey Bistal, shoutout sa iyo. So yung kanina yung nangungulit, no, yung pururot laing, eh, alam ko na kung sino yan. Hindi matigil yung aso na yan, nakatatahol lang katatahol, no, si Chihuahua. Wala namang ibang makulit dyan na magtitrip lang eh. So, di ba, bibigyan kita ng panahon, Chihuahua. Hindi pa sa ngayon, no, hindi pa sa ngayon. Magdiwang ka, magbunyi ka. Pero sa susunod, iiyak ka na. Maniwala ka sa akin. So, iyon. Sa mga makukulit, may panahon kayo. Hindi pa sa ngayon. So, abala pa tayo sa mga taong tinutulungan natin eh. Baldwin Morky Villa, mapagpalang gabi din sa'yo. Prince Alcel Alarde. Ako, Jason Balaghay. So, yun. Shoutout sa inyo. Mapagpalang gabi. So, ito yung ano natin. Ginagawa natin sa ngayon. So, sakto. Umulan pa. Blessing. So, sana nanonood ka, Lods. Yung nagpa-private ritual sa atin. Christian Umahok. Eh, huwag kang makulit kasi. Kung ikaw man yan, no? Huwag kang makulit. Kasi parang tipong nangungulit ka na eh. Huwag pa sa Y. Kung ayaw mo ma-block, baka ma-block ka ng tuluyan. So, ilagay natin sa lugar yung kakulitan kasi unang-una, hindi naman tayo nakikipagbiroan ngayon eh. Ang sinasabi natin dito, ritualan. No, Christian Umahok. Kung sino ka man at taga saan ka man, eh gawin nating ang mga bagay-bagay ay hindi biro. Ngayon, kung nakikipagbiroan ka, maghanap ka ng clown. Diba? So, ganun lang. Ano ang payo mo sa mga bagong nag-aaral? Nang karunungan lihim, Commander. Simple lang. Ang payo ko lang sa inyo, napakasimple lang. Para hindi kayo maging katulad ni Osi at katulad ni Antonio Chua, no, itong mga taong binabanggit ko sa inyo, mga galing lang to sa GC ng spiritual. Tandaan natin, ha? Hindi kilalang mga tao itong mga to, kaya mga nagpapakilala. No, gumagawa ng kabulustogan, gumagawa ng mga paninira. Hindi pa to kami sa spiritual, hindi kami nakikipaglaro o hindi kami nakikipagbiruan. Ang sa amin, sinasabi namin dito, ginagawa namin yung mga bagay-bagay upang makatulong sa tao. Wala kaming oras sa pakikipagsiraan o pakikipagtunggali sa Facebook. Kung makikipagtunggali man kami sa mga espiritong namiminsala, doon kami nakapokus eh. Doon kami nakapokus. Ngayon, kung itong mga baguhan sa spiritual, gagawin ninyong laro, gagawin ninyong parang hamunan o intablado ng digmaan yung Facebook
isa lang masasabi ko sa inyo, tigil nyo yung pag-spiritual ninyo. Kasi unang-una dapat, matuto kayong rumespeto sa mga nauna sa inyo. Katulad ng respeto namin sa inyo bilang nagsisimula kayo. So kanino ba kayo hihingi ng tulong at aral sa mga nauna sa inyo? Hindi dun sa mga tao na kapwa ninyo mga nagsisimula lang. Kasi kadalasan mapapansin natin no, na nasa spiritual, yung mga nagsisimula pa lang, sila yung maiingay, sila yung magagaling. Katulad nitong isa si Uzi, kabago-bago sa spiritual, maestro na. Sa susunod, master na yan. So, sabi ni Lechon di Sambuanga, pag nagkita tayo, kikis kita ng madami. So, ayun, lagi nating sinasabi, ang lahat ng mga kalokohang pinaggagawa ng mga bago, kapag inano namin yung pinansin namin, pag pinansin namin kayo, binigyan namin kayo ng panahon, eh kayo rin ang mapapahiya sa amin dahil unang-una, meron na kaming kapatunayan sa buhay namin. So ano yung kapatunayan na yun? Marami na kaming nagawa na tumatak sa puso at isipan ng mga tao. Hindi yung kalukuhan, hindi yung katarantaduhan. Lord Ozi na yan, Commander, naku, patay tayo dyan. Diyos na yung tawag yung sarili niya. So bahala sila kung yan ang kanilang i-claim sa sarili nila. Basta tayo, akin, masasabi ko, ako ang pinakamahinang manggagamot sa lahat. So yun lang. Kung sila na malakas, sila na magaling. Sila na. Wala tayong ano dyan. Wala tayong kukul dyan. So yun, ang payo ko, no, bilang payo, bilang kapatid ninyo sa spiritual, ang pinakapayo ko sa inyo, sa lahat, maging mapalakaibigan kayo. Hindi yung, kapag hindi ninyo kaya yung isang tao sa spiritual, kasi ganito ang gagawin eh. Marami yan. May magchat-chat sa akin, bubugahan ako ng tigal po. Habang kausap ko, kachat ko, binubugahan yung picture ko. No? So ngayon, hinayaan ko lang, kasi meron tayong tinatawag na rebuelta. Kapag kayo na-rebuelta, ng tinatawag na perdigana. Kung naiintindihan ninyo yung klase ng rebuelta ng perdigana. Yung rebuelta ng perdigana, magpapakain ng magpapakain yan. No? Katulad sa akin, magpapakain ako ng magpapakain. Hindi nyo nalalaman sa pagpapakain ko, hinihigop ko na kayo. So, bibigyan ko kayo ng isang katunayan para maintindihan ninyo yung sinasabi ko. Baka sabihin ninyo, nagyayabang tayo rito. Katigilan ninyo yung pagtitrip ninyo, hindi lang sa akin, kundi sa ibang manggagamot. Kasi ang mga manggagamot, may kanya-kanyang kakayanan yan at karunungan. So, may mga binigyan na ako ng manggagamot nito. Papakita ko lang sa inyo yung title, hindi ko ipapakita yung mismong aklat. Sinong nakarinig na ng salitang Jahanumata Ranishiban Teyisuwaha? Narinig nyo na ba to? So ito, meron kaming tinatawag na perdigana na poder kasama ang rebuelta dito. Kapag ito ang tumama sa inyo, gumawa kayo ng sariling pain sa inyong katawan. Tandaan ninyo ha, ito ay babala lamang doon sa mga bago sa spiritual. Isa pa lamang to sa ipinapakita ko sa inyo. Poder na humihigop ng lakas at kapangyarihan habang tinitigal po, lalo akong, yan, lumalabo tuloy, lumalakas. So ngayon, kapag natyempohan natin yung ganitong uri ng mga poder na nakakabit sa aming katawan, sorry kayo, manghihina kayo ng manghihina niyan. Diba? So, kung magtitrip, ilagay ninyo sa lugar yung inyong pagtitrip. So, ito pa, isa pa papakita natin. Hindi na natin papakita yung 22 kilometers. May tinatawag na 22 kilometro. So, sa mga hindi nakakaalam, may mga ganyang uri ng poder. So, ito, nakalagay dito, 30 beses ng lakas ng poder, wasak ang tigal po sa ere pa lang. So, ngayon, sa mga baguhan, kapag naka-tiyempo kayo ng mga ganyan uri ng poder, yung sinasabi ko sa inyo, 22K, no? Yung 22 kilometers, marami, may mga binigyan na ako dyan, may mga pinagkaloban na ako dyan, lalo na sa mga manggagamot ngayon na nakikita kong talagang dumadami na yung kanilang mga ginagamot. So, bakit ko pinagkakaloban yung mga yan?
imbis na mabawasan kaming mga manggagamot sa espiritual, kailangan alagaan mo rin yung mga kasama mong manggagamot sa espiritual. Dahil ang manggagamot sa espiritual, pakonte ng pakonte, ang dumadami yung bobo. So alam nyo naman yung tinutukoy ko, na klase ng bobo sa espiritual. Ito yung mga nasa espiritual na nakapulot lang ng igusom, umakyat lang ng banahaw, pagbaba, manggagamot na. Napunta lang sa GC ng espiritual, tumagal lang ng ilang buwan, sinulat na sinulat yung mga orasyon na tawag namin chapsoy. Totoo, Lods, real talk. Chapsoy ang tawag namin dyan. Sinulat mo, pinagsama-sama mo sa isang notebook, ginawa mo libro, susunod, nagbebenta ka na. So, yan ang bagay na huwag ninyong tutungungin. Hindi kayo lalago dyan. Kung kayo ay baguhan, hindi masamang aminin na kayo ay bago. Bagkos, alam namin kung paano kayo tutulungan. Ngayon, kung tinulungan kayo at tinuruan namin, tinuruan ko kayo kahit papano, kung lumaki man yung ulo nyo dahil marunong na kayo, problema nyo yan. Hindi sa akin ang pagkakasala kung lumaki ang ulo ninyo, kundi sa amang kaitas-taasan. So ako, mahilig akong magturo talaga, mahilig akong gumabay sa mga nagsisimula sa spiritual. Pero eto pa, tignan ninyo, yung power charging 101. So habang tinitigal po, lalong nagcha-charge. Lalo kami nagcha-charge sa tigal po na ginagawa ninyo. Power charging 101, puder din ito. Hinihigop ang lakas ng kalaban habang ako ay tinitigal po. So ngayon, hindi ko sinasabing full power na ako dahil meron ako mga ganitong puder. Hindi ko to pinapakita yung mga title na ito dahil sinasabi ko sa inyo na napakagaling na ako. Ang sinasabi ko, mag-ingat kayo, baka mamaya yung mga binibira ninyo, no, yung mga binibira ninyo, eh meron pang higop. Eh di nagkandaleche-leche na, nagsisimula pa lang kayo, nihigop na yung spiritual nyo. Nagsisimula pa lang kayo, hinihigop na yung lakas nyo. Diba? Kaya mag-ingat. Kasi unang-una, hindi lahat ng ginagawa natin ng kalokohan ay nakikita. Kung titignan ninyo ako, parang pwede akong kutusan, di ba? Salamat, tinuro mo sa akin yan, sabi ni Jay Cerveto. So yan, yan sinasabi natin, no? Isa sa mga kapatid natin sa spiritual, nung mga nag-i-start pa lang sa spiritual yan, sinuportahan natin yung mga yan. Bakit? Kasi darating ang araw, sa mga tulong na ginagawa ko sa ibang mga nag-i-start sa spiritual, tatanda ako, lalabo at lalabo ang paningin ko, mawawala at mawawala yung kalakasan na taglay ko. Yung mga tao na tinulungan ko pagtanda ko, sila rin yung tutulong sa akin. Lalo na yung mga kabataan na nagsisimula sa spiritual. Kapag ginabayan natin ng maayos yan, nakita nila na si Commander Leon ay uugod-ugod na at hindi na kayang magbasa ng libro at mga letra, eh baka pagka ako natigal po, pag matanda na ako, eh mga, yung mga bata na naging tatay na, ang mismong tutulong din sa akin pagdating ng panahon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ako nagtatanim ako, kabutihan, hindi katarantaduhan o kawalang hiyaan sa aking kapwa. Kasi tandaan natin na nasa spiritual, ano? Tandaan ninyo, hindi kayo immortal. Hindi tayo immortal. Lahat ng mga nasa espiritual na mga manggagamot o mga nag-aaral pa lang, hindi tayo immortal. Darating ang panahon, yung mga tao na tinulungan natin na ibuka yung kanilang pakpak upang makalipad sila, darating ang panahon na yung mga mas bata sa atin, pagtanda ko, kapag hindi ko na kayang magbasa ng libro, hindi ko na kayang magbasa ng puder, hindi ko na kayang magbasa ng pangwasak ng tigal po, itong mga kabataan na tinuruan natin ang tutulong at gagamot sa atin. Kung paano natin sila ginabayan, ganun din nila tayo gagabayan. Kaya hindi dapat eh. Yung mga napakayayabang sa spiritual dyan na akala mo kung sino kayo, mga Hudiyo kayo, na mga nakapulot lang kayo ng mga kakakrampot na karunungan, katulad nito ni Osi, iakala mo, maestro na. O ngayon, ano ka? Hindi pa ako bumibira, bumabaliktad ka na. Bakit? Yung pinagtitripan mo, may rebuelta. Kung sisirain mo ako, ito, bibigyan kita ng isang papatunayan. Al!
Bye po, mga. Hindi, yung ganito. Yung binili mo. Yung binili mo. Bye po, mga. Bibigyan ko kayo na isang pamilin. Kung kayo nag-trip. Pamilin to. Para maintindihan ninyo kung anong aklat ang ginagamit ko. Ito, familiar dito yung gumagamit ng mga ng aklat ng liwanag. O amang oya, amang alpa, omega, amang ha, aha, oa, aha, yod, hebabi, tetegramaton, adunay, yawi, yoba, premiumaton, anapasiton, tetragramaton, mula sa batas ng antas ng karunungan ay pinagkaloob mo sa akin. Ito, pamilin to, dun sa aklat, ha. Sa lahat ng mga tao na nagnanais na ako ay malasin, sila ang mamalasin. Yun yung nakalagay sa libro. Sa lahat ng mga tao na gusto na ako ay babagsakin, sila ang babagsak. Sa lahat ng mga tao na nagnanais ng aking buhay at ako'y kitilin, sila ang kikilitin ng galit ng mangkok ng galit ng Diyos mula sa banal na yun, nandun na yung rebuelta, babanggitin mo na. Ngayon, kung ang isang tao meron nito, tandaan natin, kung sino nag-aangad sa inyo ng kamalasan, sumpa, kamatayan, sila ang mamamatay. At ang aklat na ito ay tinatawag na aklat ng La Ponebre. So, yun lang ang sinasabi ko sa inyo, kaya tigilan nyo ako. Kasi unang-una, hindi kayo makakatakas sa galit ng tatak ng ating amang katastaasan. Kung bakit nananatili akong namamayagpag, nananatili akong nakatayo, nananatili pa rin tayong nanggagamot. Kuya Midnight, magandang gabi po. Magandang gabi kay Midnight Moya. So, iyon, no? Hindi ko binubuhat yung sarili kong pangalan o yung aking karunungan. Ang sinasabi natin dito, mga lods, mag-ingat tayo sa pagtitrip natin sa ibang mga manggagamot. Sa akin, straight to the point sinasabi ko sa inyo. Yung taong naninira na sa akin na si Chua na yan, matanda man sa akin yan, pero pagdating sa spiritual, hindi ka aabot sa akin. Kung ipinagmamayabang mo sa sarili mo na marami kang alam, bakit hanggang ngayon walang nangyayari sa akin? Niritualan nyo na ako, kinulam nyo ako, pero nasan ako? Nagdadrive papuntang Baguio. E paano kapag ka ako pang bumawi sa inyo? Pagdating dun sa klase ng pagbawi, speaking of pagbawi, hindi ako siraulong katulad ninyo na pinuprovoke nyo ako magalit sa inyo upang magkasala. Bakit? Kapag gumante ako, pagkakasala na yan eh. Kaya kung nasisira na yung ulo mo, Chua, tigil mo yan. No? Huwag kang magpanggap na malakas, huwag kang magpanggap na magaling. Dahil kung talagang magaling ka, gawin nyo na yung lahat. Magtulong pa kayo ni Tigre sa sinasabi nyo yung ritual. Eh baka nag-bonfire lang kayong dalawa. O baka malalakas yung tama ninyo, mga nakainom kayo. Kaya na ano dahil ko? Hindi ganun ang spiritual. Yung gagawin yung batas yung mga bunganga ninyo, nasabi niyo, titigal po eh, kukulamin. Ano na nangyari? Ah, ang mataba lang sa'yo, Chua, katawan, pero yung utak mo, gamunggo, bulok pa yung kalahati. Sakit ba, real talk? Sabi ko sa'yo, may panahon eh, papatulang kita, may panahon. So, nung nakaraan na sinisiraan mo ko kung ano no pinagasabi mo, hindi, hinahayaan kita? Hinahayaan lang kita? Bakit? May panahon ka sa akin, kasi yung mga time na yung busy ako, dami kong ginagawa. Kung sinisira mo yung pangalan ko, kaya rin kitang sirain. Mag-post ka na mag-post, pakialam ko sa post mo. Diba? May tumatangkilik ba ng mga paninira mo? Minumura ka pa nga, anong gagawin mo? Ibablock mo pag minura ka. Kapag nag-comment doon sa group page ninyo, patatalsikin nyo sa group page nyo. Asan yung ano doon? Asan yung sinasabi natin na patas na pananaw ng tao? Wala, puro ikaw lang ang bida, puro ikaw yung magaling, puro ikaw magaling, bida, kailan ka lang ba? At saan ba kita nakita ng mga GC? Ako sa totoo lang, titingin-tingin lang ako sa'yo, pinagmamasdan lang kita. Pero inaaral ko na yung mga galawan mo, kung ano yung gusto mong mangyari. Ang gusto mo, net follower. No? Pilit mo sinusungkit yung pangalan ko para masungkit mo yung mga follower ko. Itigil nyo na yung paniniwala nyo kay Ruel, ganyan. Pati yung trabong ko. Tignan mo, yung rest ba ko sa'yo, naglabas ako ng trabong ko ng video. Ngayon, sirain mo ngayon yan. Ano sabi mo kay Lord Snake Banayo? Yung kristal ginagawa kong trabong ko. Bobo ka ba? Tanong ko lang.
Kung matalino ka talaga, dapat alam mo na bobo ka. No? Yun lang. Real talk. Real talk yan. Sa tanda ng edad ko sa pagmumutya, sa tagal ko na nagmumutya, sino sa inyo ang binentahan ko dito? Mag-comment kayo dyan. Sinong binentahan ko dito ng ano? Ng crystal quartz na sinasabi kong trabong ko. Sige nga. Magsilabas kayo dyan yung mga nakabili sa akin ng trabong ko. Ano masasabi mo kay Maestro Uzi na sinasabi sa inyo ni Boss Banayo? Napag-usapan na namin yan ni Lord Smith kanina at nung mga nakaraan pa. Asya lang masasabi ko. No, ulitin ko lang. Sa'yo, Uzi. Konti na lang, pupuntahan na kita sa bahay mo. Sige pa. Bukas nandyan ako kay Lord Smith. Sa Molino ka lang, di ba? Huwag mo akong tigilan. Pinagbigyan ko na yung paninira mo sa akin, ano? Na ano, palalabasin mo na mangkukulam ako. Hindi ako mangkukulam, ritualist ako. Baka abutin ka sa akin, gamitin mo na yung mga pulot-pulot mo na mga orasyon, abutin ka sa akin. One time lang. Baka ilagay ko yung pangalan mo sa bunganga ng unggoy, pag di mo ako tinigilan. Gusto mong pumayat? Kaya kitang papayatin, sanlinggo lang. Kaya itigil nyo yan, yung mga pangungulit ninyo. Kasi kung minsan, ang tao, hindi bilang manggagamot, nagkakaroon din kami ng kaunting limitasyon. Nagagalit din kami. Tao pa rin kami. Kagaya nga na sinasabi ni Bungo TV, no? Normal na tao pa rin kami, kahit na may mga kakayanan kaming ganito. Alam nyo rin yan. Sa mga nabago sa spiritual, ano? Sa mga bago sa spiritual, sa mga matatagal sa spiritual, lahat tayo, tao pa rin. Nagkakasala. Ngayon, hindi ko ibubuyo yung sarili ko na magkasala. Kaya lang, sinasabi ko, may araw kayo. So, wag nating paabutin dun sa panahon na yun na dumating dun sa punto na wala na akong ginagawa at kayo yung gagawin kong libangan naman ngayon. Tahimik lang ako maglibang. Ipinapahid ko yung luha ko sa kandila. So, binibigyan ko kayo ng clue kung paano ang tamang pagre-ritual na inaapi yung sarili mo at tinatapakan ka ng ibang tao. Sa mga nanonood dito, kung tinatapakan na yung sarili ninyo ng ibang tao, tuturuan ko kayo na simpleng pamamaraan ng ritual. Hindi nyo na kaya yung hinanakit, yung sakit, yung ginagawa sa inyo, ipahid nyo lang yung mga luha ninyo sa puting kandila. Huwag na huwag kayong gagamit ng itim, dahil kapag bumalik sa inyo yung itim na kandila, at ako pa ang nakahuli, o ibang mga manggagamot sa combat healing, baka magilitan pa kayo. Kaya hindi tama na gumagawa tayo ng kulam-kulam. Kaya kita nyo yung sinasabi sa akin na kulam-kulam, tinatawanan ko lang. Bakit pa ako kukulam? May marunong naman ako sa ritual. Diba? Kung talagang gusto kong totohanin to si Uzi. May mga nagsasabi sa akin, ingat ka sa susunod, kukulamin ka na yan. Ako na daw yung bibirahin o titigalpuin. Yun nga inaantay ko eh. Yung tigalpuin ako. At lagi natin sinasabi, bilang nag-aaral sa panggagamot. Okay na, hal na, setup na. Kalimbang? Tignan mo yung kalimbang kung nandiyan sa may karton. Kung wala sa may karton, yung batingting na lang. O kaya kuha mo ako ng baso na may tubig. So yun na lang ang gagamitin natin. Baso na may tubig na lang. Pwede naman yun. So yun mga lods, no? Sa mga bago sa spiritual, lagi natin sinasabi, lagi kayong mag-iingat. Huwag kayong maghahamon dahil manipis pa yung mga puder, bakod at pondo ninyo. Paano kung makachempo kayo ng talagang sukdulan yung karunungan? Hindi ko sinasabing ako yun. Marami yung sukdulan yung karunungan na mga tahimik lang. Yung iba nga, hindi nag-YouTube, hindi nag-Facebook. So, paano pag yun yung mga nakatapat ninyo? Wawasaking talaga kayo, dudurugin yung inyong pagkatao at spiritual ninyo yan. Kaya nga yung mga nagahamon, hindi bagay na nagahamon kayo at nagbabanta kayo. Lagi ninyong isipin sa inyong sarili na may mata sa paligid ninyo. At ingatan ninyo, kita nyo, ang daming mga pasyente na nakukulam ng dahil sa inggit. May mga pasyente, no, na kinukulam ng dahil sa sariling personal na galit nila. So, gusto nyo bang yung mga nangyayari sa mga pasyente na to ay mangyari din sa inyo? So, nag-aaral pa lang kayo, hindi dapat nasusuwag kayo ng susuwag. Kasi unang-una, kung susuwagin ninyo ng susuwagin yung kapwa nyo manggagamot, hindi na manggagamot ang tawag sa inyo.
Huwag na kayo mag-aral ng manggamot kasi pandigma yung inaaral ninyo. Maging antingero na lang kayo kasi ang antingero, pandigmaan ang inaaral. Iba ang manggagamot, iba ang antingero. Ang antingero, nakikipagdigma, laban ng liwanag at dilim. Ang manggagamot, ganun, no? Digmaan ng liwanag at dilim. Yung antingero, ito yung digmaan na tinatawag natin kung halimbawa, kayo ay sundalo. No, kailangan may liwas bala kayo. Pulis o anuman yung paksyon na kinabibilangan ninyo, kung anuman kayo, o isang araw balak ninyo na mag-volunteer, kung magkakagera na, iyan ang aralin ninyo, iyan ang pandigmaan, hindi yung mag-aaral kayo na maging manggagamot, spiritual, mumurahin nyo ng mumurahin yung mga nauna sa inyo. Respeto at paggalang para irespeto pa rin kayo ng mga nauna sa inyo. Ngayon lang, kung gusto ninyo ng karunungan, huwag kayong masanay na manghingi o mamilit. Halimbawa, mag-PPM kayo, pipilitin nyo yung manggagamot. Pag hindi kayo pinansin, magagalit kayo. Hindi ganun. Hayaan ninyo na ipagkaloob sa inyo yung mga bagay-bagay na, kailangan ninyo na hindi nyo hinihingi. Dahil kapag bukal sa kalooban ng isang manggagamot, yung ibinigay, pinagkaloob sa inyo, mas malakas ang kapangyarihan nun. Kesa pupulutin nyo sa GC. Kasi ako, sa totoo lang, noong mga time na mahilig ako sa GC, yung mga tingin ko, mga kuneho na mga nag-aaral, ang alam nyo ginagawa ko, binabawasan ko yung mga salita. Minamali ko yung mga letra. Pinagbabalibaliktad ko yung mga letra para hindi nila mapakinabangan. Bakit ko ginagawa yun? Kasi pakikinabangan lang ng kung sino-sino. Okay na yun. At yung mga makikinabang, gagamitin sa pagiging pampalasan. So, kaya hindi ako nagbibigay ng tamang aral. Yun yung totoo. Noon pa yun, mga way back 2015. Ang dami nakakakilala sa akin dyan. Yan sila Midnight Moya. Alam nila kung paano kami makipagkulitan dun sa mga nangungulit sa amin. Yun, salamat kay Bro Uno Vlog. Nag-send sa atin ng stuff. Thank you very much. Papa, si Maestro Uzi, pag galit siya, basahin lang natin to. Boss Idol, tanong lang, yung bang basher ba ni Maestro Uzi, pag galit siya, pwede ba niya kulamin? At paano po malalaman kung nakulam isang tao? May laman tong ano mo? Ano to? Jewer? May laman tong sinasabi mo. Ang tinutukoy mo ba yung sarili mo? So, ganito lang yan. Kung kukulamin ka na yung OC, ako nang bahala sa'yo. Mag-PM ka sa akin. Ibabalik natin. At sa tingin ko naman, hindi ka naman kayang kulamin nun. Dahil wala naman totoong kaalaman tong tao na to. Kaya huwag ka mag-worry. No? Kaya, hindi na kita kailangan gamutin. At hindi mo na kailangan pakiramdaman sa sarili mo. Salamat din kay Kirk sa send na 35 star sa atin. So, thank you po sa lahat sa mga nagsesend sa atin. So, hindi mo na kailangan ikatakot at wala ka namang, ano. Ayun, lumabas na si Lodge Nick Banayo. Wala naman alam yun. Totoo yun, Lodge, wala naman talagang alam yun, no? Doon sa katanungan mo, kung may pangamba ka o may takot ka, andyan si Lodge Nick, andito ako. O andito yung mga kapatid natin sa spiritual na galit din kay OC. Kaya wag mong ikatakot yan si OC. Hindi dapat kinakatakutan yan. Dapat yan tawanan mo at gawin mong clown. Yan, kung yung nakakita ka ng clown, ito yung tipo ng clown na mukhang mascot. Kasi yung taba eh. Tama ka, nikatiting wala. So, ayun. No? Totoo yung sinasabi ko sa inyo, huwag yung katakutan yan. Kasi unang-una, saan ka ba nakakita ng orasyon na tay-tay-tay-tay po? Nagbe-bless ka ng tubig sa baso, sasabihin mo, tay-tay-tay po. Ano yun, tae-tae po? So, walang ganong oras yung Lodge, kahit saan natin hanapin, wala tayong makikita sa libro. Lay-lay-lay-lay po. Walang ganyan na oras yun. Malalaman mo pag kinulam ka, may hilig ka sa mang inasal. Aroy, ako na naman binabanatan nito ni Lodge Nick. Kapag kinulam ko daw yung isang tao, tumataba. Mamaya, paniwalaan na tayo ng kung sino-sino nito. Tapos, mga nanonood pa naman sa'yo, Lodge Nick, minsan may mga artista pa. Baka mamaya sabihin, talagang mangkukulam na ako nito. Ang iniinaalala ko, baka may lumapit sa akin mag-PM, Lodge,
Kulamin mo nga ako para tumaba ako kasi yung pet-pet ko. Yung seryoso ba? Seryoso na mag-PPM sa akin. Baka maibato ko yung cellphone ko. Type tayo dyan. So yun, Lods, nagpalipas lang tayo ng oras kasi sineseta pa dito yung ritual natin dun sa chain. No, yung blockchain. Ano lang kasi yun, kumbaga, nakipagkwentuhan muna tayo habang sineset-up nila dito. Lakas din kasi ng ulan dito sa amin. So yun, magre-ritual kasi ako ngayon. May private ritual na nagpa-ritual sa atin. So ang problema niya, unti-unti silang nauubos sa kanilang pamilya at lubog yung kanilang kabuhayan. Taga Baguio City, may mga malalaking lupain sa, at ari-arian sa Baguio City. Halos nangaubos na. So yun. Magkasing payat lang po tayo, Commander. Mas payat pa ako sa iyo. So mag-aral ka, magkulam. Payat ka rin pala eh. Para ikaw rin ang mapagbintangan na ikaw ang kumukulam. Si Lord Snake talaga, oh. Pasaway na naman to eh. Yan na naman tayo si Kulam-Kulam. Baka lahat ng matataba sa akin na ibintang. Shout out kay Roland Dison. Commander, aklat po ng San Benito Guerrero po sana. Meron tayong aklat ng San Benito Guerrero dito, i-PM mo si Mrs. Tol, gusto kong pasapian ako ng espiritu ng salapi. Kahit ako eh. Kahit ako gusto ko espiritu ng salapi din eh. Pakulam ka kay Leon para tumaba ka. Visit na yan. Talagang pinanindigan ni Lord Snake. Push mo yan, Lord. Paniniwalaan ng karaniwan yan. Ikaw pa... Mapalag tayo ng mga alam mo dyan. Follower mo. Yari na ako yan. Baka sabi, mangkukulam na talaga ako. Ayokong mang... Ano to? Akong papa... Ano daw? OFW Vlog watching from Bahrain. From Sir Nick Banayo. Ayun, si OFW Vlog. So, mga ano pala to ni Lord Snake. Uy, OFW Vlog, huwag ka maniwala dyan kay Lord Snake. Baliw minsan yan. Baka mamaya naniniwala ka dyan na kinukulang ko tumataba. Ano yun? Sumpa ng kaldero sa kanila yan. Kaya mga nagsitabaan yan mga yan. Hindi, sa totoo lang, bakit mapapansin nyo sa akin kung bakit laglag ang katawan ko. Hindi naman laglag. Kumbaga, mas gusto ko yung ganito yung katawan ko. Tumaba ako nung nakaraan ko, napapansin ninyo. Hindi pagbubuhat ng upuan na tumaba ako, lumaki yung leeg ko, lumaki yung tiyan ko. Kasi diba, ano ako, adventure akong tao, lagi ako sa kalye, sa kabundukan. Nung nangunguha kami ng mutya, hindi ko mapulot yung mutya, nabibigatan ako sa tiyan ko, ang hirap yung muko. So, kaya yun, nagtahas ako na nagtahas ulit, tapos nagfasting ako. Hindi sa akin, hindi ako sanay nang mabigat yung katawan ko. Ang hirap umakyat sa bundok. Lalo na kung minsan sa mga bangin-bangin, doon namin pinupuntahan. Ibig sabihin, nakulam ka din yun. Tumaba ka eh. Visit na yan. Ako na naman. Boss, shout out from Binangon ng Rizal. Mark D. Gayo. Uy, kayo, tigilan nyo yung mga biro nyo, Lods. Mamaya, maniwala yung iba dyan. Magpakulam na talaga yan. Same bro, nakapalod din ako doon. Tas nung napapanood ko yung kalokohan niya, isa din ako sa nang bash. Arvin, so nanonood si Arvin watching. Shoutout sa inyo. Anthony Mark P. Pat lang. Sa buhok mo bro ka binubuli ni Osi. Mangkukulam. Ah, sa buhok ko. Ingit lang siya kasi kalbos eh. Boss, ako kulamin para pumayat na ako. Pati si Midnight din eh, no? Ayos ka. Pag mga nakita ko kaya ito mga ito, pagkukuruting ko yung mga bilbil ninyo para maramdaman ninyo yung ano, yung tawag ng kulam ng daliri. Idol, palimos naman ako. May namabalimos naman dito ngayon. Mag-PM na lang kayo. Tinitira na ako dito nitong mga to eh. Anong oras yun? Only rice. Kain pa. Commander Nick, libre pa kulam. Para gumanda katawan. Yun lang, Lods, no? Sa akin kasi hindi ako ganong sanay sa ganyan. So yun, sa mga nagtatanong sa akin tungkol sa spiritual,
Tandaan natin, hindi yung nagtuturo sa inyo, yung gumagabay sa inyo, ang magpapalakas sa inyong spiritual. Kayo rin ang magpapalakas sa spiritual ninyo. Ngayon, kung ang spiritual ninyo ay medyo nahihirapan kayo na pataasin, isang makakatulong sa inyo yung pagtatahas tsaka yung fasting. Pero depende, iba-iba naman yung pamamaraan. Si Lord Snake hindi naman nagpa-fasting yan eh. Kaaway yan ang salitang fasting. So, hindi sa kanila ano, hindi sa kanila uso. Yan, si Jay Cerveto, sila Midnight Moya, yan yung mga tao na natingin ko hindi nagpa-fasting tong mga to. Ang gaganda ng mga katawan eh. At ang pinaka-mortal na kaaway ng salitang fasting, yung idol nyong si, ano, si Nick Banayo. Ay, si, ano, sorry. Si Ozzy, yan yung tunay na kaaway ng fasting. Kita nyo naman yung katawan. Sabi ni Lord Snake, nung dinamat niya, yung sinaksak niya yun dyan, napakalambot. Tawa ako ng tawa sa salitang malambot yung tiyan eh. No, kaya laman ng tiyan nun, puro bodega. Kasi yata yung isang kalderong kanin sa loob ng tiyan nun eh. No? Hindi kaya tayo ano nito? Magalit yung DSWD sa atin. Si Chewy, si Chua at Ozzy, same. Fasting pala yun. Rinig ko, ano to? Fisting. Anong fisting? Fast food po. Si Ozzy, ayun, fast food pala. Rinig ko lang fisting. So, ayun mga lords, kasi mag-aano na rin ako, magre-ritual na rin ako. Halpas hindi yan na. Wait lang ha, papasindihan ko lang. Ba't tinago mo? Hindi wala akong gagamitin. Ayun, ipaliwanag ko rin sa inyo mga lods, ano, ang tawag dito, hindi uniform. Bakit? Kapag nagre-ritual ako, nakita nyo, nagsusuta ako ng hoods. So, sa mga hindi nakakalam sa spiritual, ang hoods kasi, sinusuot namin tong mga nagre-ritual, hindi para maging costume. No, hindi para gawing costume o para maging mukhang ritualist. So, ang kahulugan ng ginagamit namin, kung bakit kami nagagamit ng mga ganito, kasi, isa siya sa mga baluting kalasag namin, kinukonsagra kasi ito mga Lord, sa mga hindi nakakalam yung ganito, kinukonsagra yan, kinukonsagrahan. After mong mag-ritual, kailangan hubarin mo kagad. Sa mga hindi nakakalam, ano, kung bakit gumagamit kami ng mga hoods, kung bakit sa pagtatahas kasama namin, kasi kasama to sa mga kasuotan na pinalalakas namin, katulad ng mga medalyon. Yung mga ganitong kasuotan. So, wag na wag nyong iisipin na kapag ka ang isang tao ay nakahoods, kulto na. Kasi unang-una, pinagtitripan na nga ako na itong mga to, nila Lord Snake, na mangkukulam ngayon, sasabihin nyo, kulto naman ako. So, hindi ganun. Ang ganitong mga kasuotan, mula noon pa, hindi siya isang tradisyon, kundi isang baluting kalasag ng mga ritualist. Kasi, kailangan namin ng mahaba, kailangan namin ng hoods, yun yung magiging talukbong namin si Lord Snake, tao ng tao. Lalakas ng trip ninyo. Parang di ako makakapag-ritual ng seryoso nito, cancel ko na lang kaya. Ang hirap pa naman itong re-ritualan ko, chain. Ito yung mga blockchain, yung kumbaga sunod-sunod na kadena ng kamatayan na tinatawag nila. Ayan na, magre-ritual na. Walang ya. So, yun mga lords, no? Kailangan kasi ng mga nagre-ritual ng mga tinatawag na mga manggagamot ng baluti na kalasag sa kanilang katawan. So, ito ay hindi uniforme, ito ay hindi tradisyon, ito ay mga kasuotan na isa talaga sa mga kailangan gamitin ng isang nagre-ritual. Kumbaga, kalasag sa ating katawan. Material din siya na gamit. Kailangan ikonsagra, kailangan dinadasalan din. So, yun yung ibig sabihin para naiintindihan ninyo. Kung nakikita ninyo yung mga grupo-grupo ng kulto na mga merong ganito, ang
sa lumang aral, no, sa Western, kung ating natatawa tuloy ako eh, mga comment niyo nakakabaliw eh, yung sa baluti ng taba, walang yan, baluti. Natawa ako. Nung nakaiga si Jose, hindi na magkasya sa damit niya, labas yung tiyan eh. Imagine ninyo yung itsura ni Jose nung ano, nung tinatapatan ni Lord Snake ng video, yung damit niya parang ano eh, parang pang chicks, labas yung pusod, labas yung taba. Naghahanap ng content. Kasama si Commander Bantugan, kaso siya ang naging content. Yun lang. Ano yung mga kalokohan kasi nila bumabalik sa kanila eh. Ano daw, parang kapa ng taba ni Ossie. Mga bilit na yan. Hindi pa naman tayo pwedeng, ano, magtatatawa kapag ka nagre-ritual. Kasi pag nagre-ritual, kumbaga, inaano natin yung crap. Nakakrap top. Visit na to. Nakakrap top daw si Uzi. Hindi tayo lalapuitan ng banal na espiritu na ito sa mga pinaggagawa natin. I-cancel ko na kaya yung ritual. Dapat din na muna ako nag-live eh. Palang yakan, natawa ako dun sa crop top. Isipin nyo nga ninyo kung naka-crop top si Jose, ano yung itsura na ito. Parang butetin laot na ano yun. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Visit kayo. So yung bukas, ano, pupunta kami ni Mrs. Kila, ano, kila Lord Snake, kasama sila Mangyan. Si Mangyan ng Mindoro. Parang baka makaiyaw. Tawa ako dun eh. Malakas ako, alam nyo yan. Hindi pa nga tinatanong eh. Kinikwento na yung talambuhay niya eh. Doon pa lang sa ano, no, sa estilo ng ginagawa niya, malalaman nyo kung may sanib o hindi. Kasi hindi pa tinatanong eh. Huwag nyo na pakyatin kasi pakyatin nyo pa si Lord Snake. Paano ako magre-ritual na nakaano na o, oh, nakasetup na dito o. Oh. Yan, sinisindihan na ni Mrs. So, mamaya na lang pagkatapos ko, kung gising ba si Lord Snake. Kaya lang, hindi natutulog ng maaga yan eh. Talented nga daw. O nga, si, ano, no, kung napansin ko, ang napansin ko kay, ano, kay Ossie, napaka-talented nun. Ang galing niya sa, ano eh, sa acting. Kung umano yun, kung pumasok yung sa Regal Films, yung inabot nyo ba yung ano, yung Regal Films? Bata, Regal Shocker, kung inabot nyo yun, pwede siya dun. Siya yung nananakot. Pwede yung pang ano siya eh, pang horror. Kuya Nick, masakit na. Speaking of taba. Kung titignan nyo si ano, no, si Ossie, tignan nyo yung size ng katawan niya, hindi match dun sa ulo niya. Ang liit ng ulo eh. Tapos yung katawan, napakalaki, no? Kasi siguro sa tingin ko, hindi balance eh. Hindi balance yung paglalang sa kanya, kaya naging ganong klase yung pagkatao nun. Dapat, kung gano'ng kalaki yung katawan mo, ganon din kalaki yung utak mo. So yun mga lods, excuse muna, mag-ano lang ako. Magbaluti lang ako. Yun, excuse muna, pasintabi muna sa mga
viewers natin. Ang dami pala. Ano muna tayo? Ritual muna tayo kasi aabutin tayo ng oras. 11:12 na. Excuse muna kila Lord Snick sa mga nanonood sa atin. So, yan. Yan ninyo, ipagdarasal ko na mga magsipayat kayo para hindi ako mga pinagbibintangan ninyo sa kalagayan ninyo. Ingay ng ano ni parang Jerry. Ano yun? Oo. Malinis ba yun? Malinis yun. Ah, akala ko madumi. Oo, ay sa batingting. Da, umiikot. Isa pa. Hindi yan sa gitna, pakipatay. So yun mga logs, ako, ritual lang ako kasi kawawa naman yung tao na tinutulungan natin. Naantay din tayo, nanonood pala siya sa live. So yun, balik na lang ako sa inyo mamaya. Basta ayaw ko sa kamay.
So yun, mapagpalang gabi sa lahat mga idol. Start na tayo ng ano, ng ritual. Thank you. Yung ano mo? Yung tulsod mo? Pagkabalik yun. Wala ka pong ano? Wala kang tigo. Connected.
dito sa atin. Ano ba na sa katastrasan nila? Sa dakong mga pinarawan, sa dakong mga nalalim nila. At sa banal, na iyong pakangayan, basbasan yung nawa ng taong ito sa magpalaya. At mo sa akin ang tanikala ng sumpa ng nakadako sa kanyang buong langkan. Mula sa batas at kapangyarihan na pinagalog mo, ang lakas at pisa ng pitong sumpa ng tanikala ng kahirapan sa nakadakos sa kanyang katawan at ang pinikitin ng kanyang buhay at sa patuloy pa rin na sinisira ng kanilang pamumuhay. Umasakin ang sino mong nagawa nito mula sa iyong lakas at pisa at kapangyarihan. Pinagkakatiwala ko ang buhay at kaluluwa ng taong ito upang sakupin mo sa iyong banal na kapangyarihan. Mula sa iyong banal na paspas, ako mamuhay ang mga taong may namang nakakuha. Lord, di ba kita sa buong ito na ay yari mo ba? Lord, Patrick, yes, ito sa akin. Mula sa banal, ang mga orasyong ito na siyang nakakapaglinis ng pagkakasala ng isang nilalang, ay paspasan mo, Ama, na linisin ang kaluluwa ng taong ito upang nang sa ganon ay nailaga ko sa iyo at tanggapin mo ang kanyang buhay at nawa ay kalungin mo sa iyong pinaroroon ng Nobi ni Patrick, Kids, Spiritu Sancti. Amen. Anima Christi, Sanctissima, Sanctificami, Corpus Christi, Sacratissimum, Salvami, Sanguis Christi, Precious Eminebrami, Aguala Teres Christi, Purissima Montami, Dolor Vultus Christi, Vultus Emisanami, Pasio Christi, Pisimil, Comportami, Abon Jesus Costo de mi, Entra Bolera Tors Condi mi, Non Termitas Miserari Atti, Aposti Maligno Dipendi mi, En ora Montes Boca mi Oprimere Atti, Et Buri mi Oxabit Comagres et Tan, Ar Cangres Tuis Laudim Dipi, Et Finita Saigula Saigulorum, Amen. Anima Dominus Deus Abaut Christi, Jesus, Jesus, Corpus Christi, Adon Pica, Dominic, Sonora, Dominic, Pasa, Vigla, Bambu, Salva, Minu. Eki, Andap, Tomo, Sol, Tomer, Batom, Nero, Bambu, Oya, Bambu, Nomi, Pate, Pins, Pito, Sampi, Amin, Bila, sa nakasakit at kapangyarihan ng pampakatawad ng banal ng paspas, sa banal na kapangyarihan mo, Amo, Boy, Amang Alpha, Omega, ay ginagawad mo na, Ruma, sa nakasakit at kapangyarihan banal na kapangyarihan. Pero yung nagtay ang patrimony ko, tayo ang pakoy sa elektray, hindi mo lang ang mong hindi sila natin mo. Dominum ng Jesus Christo Pilong Day, only kinitong patriotum, anti-home na sa itulagay ng Diyo ng Bibili. Ngayon, pero kung Diyo meron din itong paktong, kung sa lepatya, patrimony ng pakso, ito ang tatasunay na sa kumitlayo, kung sa kumitlayo, 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 sa Diyan po na Diyos, kung po ito pinato pag-usip sa kultos na estereo. Resurrection, there's a day to the scripture at it's a scripture in kayong silet at dexterous parties. Iturong bituros na hindi yung gloria yung dikari. Dibos at motos ko yung spirit ng numero Diyos, ng spiritum sati kong domino at bibigante. Iex parte di lupi kikiriti kung pati kino simulator mo at kung gloria ka kong. Kilokotos na hindi yung kumeta at itong saktang katolega at apostolikan yung kristyan ko kundi yung mong baptisma sa yung tradisyonem pekatum respecto resurrectionem mokoorong at peang bintuli sa ikuli kaun nobi ni Patri Pilip Spiritus Sancti amin paternoster paternoster isin telis sa nobi tu adin yang dikuntung tertulang tas tua saya kundi kaya nanti tiara palentos tu kundi benom kandung kesudia kundi nobi kita nostra sikot kundi nos kibetimus dede koremos nostres epilas kundupas kititis veras nos amalo aún. Ave María, gracia plena, tu es que cum benedicta, muy hermoso, benedictus, propios, Cristo Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, non finus mora mortis, nos trae, aún. In nomine Patris, Espíritus Spiritus Sancti, amén. Gloria Patris, Spiritus Spiritus Sanctus, non seco terep en presepe, non constituit, saicula, saiculorum, aún. In nomine Patris, Spiritus Spiritus Sancti, amén. Mula sa lakas at pinas na pangyarihan ng amang katastasan, siyang tubig na napagbagay ng takas at pagbinis ng animang uri ng pagkakasala, kahit anumang uri ng sakit, tumatabihan at spiritual,
ay binabasa ko mula sa banal na paspas na kapangyarihan ng bendisyon na nagmumula sa amang kaitastasan, Yasuwa Masiya, Yahweh Lerapa, Medikanos Per Agua, Bila Sakramin. Yasuwa Masiya, Yahweh Lerapa, Medikanos Per Agua, Bila Sakramin. Yasuwa Masiya, Yahweh Lerapa, Medikanos Per Agua, Bila Sakramin. Nomin Patrik, in Spirit Sanctimon. Amen. Jesus et Pactum, Sanctus Emeterum Gloria Lam. Ang Gerum, sa Paternos Per, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Jesus Kingsum, Kongkingsum, Kumbobis Kusum, Kitos Pronobis, Amen. Nomin Patrik, in Spirit Sancti, Amen. Among banal sa kaitastasan mula sa liwanag ng iyong banal na kapangyarihan na siyang katanggaw sa akin na magiging gabay. Upang ang taong pagpapaspasan, pagpapaspas na pagpapatawad, pagpapatawad. At pagpapalaya sa gapos ng panigalak, Dios Espiritu Santo Espesus Miram Potens, Exoteratus Teper Kamaton, Epeca Sursor, Nomen Verbum Sanctificator, in Nomen Patrik, in Espiritu Santi, Amen. Mula sa lakas at bisa sa liwanag na kapangyarihan ng Espiritu Banal sa kitastasan ng Isyan ng Pagawad ng Paspas, ng kagalingan, kuwa sa akin ang kadiliman ng panigalak ng nakagapos sa kanyang buhay at pamumuhay, mula sa lakas at bisa at kapangyarihan ng Ama, iwa sa akin ang pitong sumpa ng panikalak na siyang nakagapos ay pagkatong salindahin ng kanyang buhay at kinabuhay. Eni sa akin ay siya dahil ay sa maot ilyashi ina. Ilumilamin, miserenei, amin. Yabay, yabay, yabay. Nomin Patri, in Spirit Sancti, amin. Mula sa lakas at isang kapangyarihan ng amot ng kastasan mula sa aklat ng liwanag, na siyang nagpuwasak at sinusunod sa lahat ng kapangyarihan ng masama, isang bumabalot sa banal na espiritual at kaluluwa ng taong ito, ay binawasa ko at ginagamit ang pangalan ng papasuko ng mga demonyo na siyang isinugo ng isang pagkakasala ng siya ng mga taong nagugutos upang silewa sa akin. Linisin mo, Ama, ko sa akin ang lahat ng mga susunod espiritual demonyo na siyang pumapaligid sa akin ng buhay mula sa banal na kapangyarihan ng banal na divino ng kapangyarihan ng banal na talata ng yung mga pinagang mula sa banal ang katas na marangay na magdunta sa mga natin sakit at ang lukuli mula sa salam ato na iiteray Eseton, insensato, alpa, kumaton, itimong, batong, iritamos, ebe, isaray, premiumaton, e isaray, premiumaton. Adonai, veray, tetragamaton, danis, eseton, insensato, alpa, kumaton, itimong, batong, iritamos, ebe, isaray, premiumaton, e isaray, premiumaton. Adonai, veray, tetragamaton, anis, eseton, insensato, alpa, kumaton, batong, batong, itimong, batong, iritamos, ebe, isaray, premiumaton, ay sarayit ko yung limaton. Ang banal na salita ng Divino na siyang nagsusunog at kinasisilawan ng lahat ng masasamang espiritu ay nesak na yung obligo ng Kristong Pactum Dominum Nostrum. Nesak na yung obligo ng Kristong Sum Pactum Dominum Nostrum. Nesak na yung obligo ng Kristong Pactum Sum Pactum Dominum Nostrum. Nasa lakas ang bisag na mayayari ng banal na orasyon isang pinasisilawan ng lahat ng mga masasamang espiritu. Santo Cristo, Molon, Cristo Jesus, Jesus Christi, Domini, Paspas, Spirit. Santo Cristo, Molon, Cristo Jesus, Cristo Christi, Domini, Paspas, Spirit. Santo Cristo, Molon, Cristo Jesus, Cristo Christi, Domini, Paspas, Spirit. Ang banal na salita na nagpapalayas ng itim na karunungan at buwawasa ang kapangyarihan ng Dap. Testonam de Meresim, Diyos Jesus, 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 Eri, Patre, Matre, Nung Diyos, Yusuf, Ere, Oma, Roma. Testonam de Meresim, Diyos Jesus, 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 Eri, Patre, Matre, Nung Diyos, Yusuf, sa mga repotere, Oma, Roma. Testonam de Meresim, Diyos Jesus, 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 Eri, Patre, Matre, Nung Diyos, mula sa lakas at bisa at kapangyarihan ng rason ito na siyang mawawasa sa lahat ng bisa ng igal ko, ulam at parang palipad ka. At kung mamuli ng masamang bahay ka, na ipinagka sa taong ito, ipagmabayan mong Ama,
nalilisin ang banal mong mga salita, ang banal mong kapangyarihan, ang kaluluwa, ang katawan ng taong ito. Yatay el hay adonai shalom, ha-ha-ha, buwamong makam-makam-metam-mak-mametam, maim-pumain, malamurok, melam-bumumum, metam. Yatay el hay adonai shalom, ha-ha-ha, buwamong makam-makam-metam-mak-mametam, maim-pumain, malamurok, melam. Sa katalinuhan ni Han David na siyang nananalaytay sa aming dugo at isipan, tinatalog ang kapangyarihan ito upang mabuksan ang banal na kapangyarihan ng Instagram. Tinatawagan ko ang hanangin na siyang gumagabay tumatalog sa anim na sulok ng Instagram. Dilim, boring, boring, itarin, personal team, dilim, boring, boring, itarin, personal team, dilim. Dilim, boring, morning, regarding personality. Mula sa lakas at pisa sa kapangyarihan ng aming angel na siyang tumatalog sa banal na Instagram. Mula sa kapangyarihan ng aming David na binubuksan ko ang pituhan ng selyong ito upang pagganayang pagalawin na siyang makaagamot at wawasak sa anumang uri ng tigal ko at itim na kapangyarihan na siyang binawan sa kaluluwa at katawan ng tao ito. Mula sa lakas at bisag na pangyarihan ng mamamoyamang Alpha Omega mga Lord Ebamlet at nagbabason na tunay Yahweh Yoga. Ipagalawin niyo po sa akin ang banal na kapangyarihan upang mautusan ng anim na anghel na siyang tumatalog sa kapangyarihan ng anim na Instagram at ang anim ng bawat na sulok nito na siyang tatalog at gagabay at magsisipin selyo sa gabi nito upang isarado ang espiritual ng taong ito hindi na mapasok ng anumang uri ng sumpa at wasakin ng tanikala na nakagapo sa kanyang buhay at pamumuhay. At gusto sino na gumagawa ng banal na biyaya at pagpapala ang pangalan ng kaluluwa na narito sa inyong harapan. Tinataas ko po sa iyo, Ama, gawa itanggapin mo at pahundakan mo ang aming kahilingan upang nabigyan ng mahalagang basbas ang pangalan ng taong ito na nasa iyong harapan. Yakyat mo nawa sa iyong kaharian, Ama, ang pangalan ng kaluluwang ito at isama mo sa kalaan ng mga taong maliligtas pagdating ng araw ng aming pagbabalik sa aming banal na tahanan dahil sa bayang banal. At puspusin ang banal na bihaya ang kanyang buhay, pamumuhay at ikinabubuhay at bantayan mo nawa sa kanyang mga ginagawa ang taong ito at ingatan mo sa araw-araw at pagkalaw mo ang kanyang pangangalilangan. Ito ay aming mahalagang panalangin mula sa iyong mahalagang paspas, Ama, na tinanggap na niya ang iyong banal na pagpapala at iyong mahalagang paspas mula sa banal na kapangyarihan ng Amang Kaitastasan o Mangoya, Mahal, Paomega, Mga Paa, Paa, Yod, Eba, Bete, Tarnumato, Naruna, Yawi, Yoba, Aung, Domini, Patri, Pilipin, Santi, Amen. Dali.
Thank you.
magpaalang gabi sa lahat. Ito yung ating vanishing ritual. Baklasumpa. So, pamamagitan ng selyo ng hexagram. So, ayan mga lods. Ang tinatawag natin na vanishing ritual o pagbabaklas. O tinatawag sa tanikala ng selyo na nakagapos sa kanilang buhay at pamumuhay. So, ayan. Pabukas na yung ilaw. Yung nagpa-ritual sa atin, yun yung tinatawag natin na vanishing o baklas na sumpa doon sa chain sa tinakala na nakagapos sa kanilang buhay. So, may mga ganito talaga na mga problema na dumarating sa atin, ano, na tinatawag natin na di maiwasan. So, kung minsan may mga sumpa sa inyo na sunod-sunod na kamalasan, sunod-sunod na pagbagsak ng pamumuhay, at yung mga namamatay sa nasunod-sunod, no? Hindi naman sinasabi natin sa lahat nangyayari to. May mga talagang tao lang talaga na tinatamaan ng ganito sa tindi ng galit sa kanila. Good evening kay Edward Sarney, Megan Larceda, so shout out sa inyo, Angelo Tolentino Balo, Agatha Guerrero, Roy Cuerto Estorillo, shout out sa inyo, Ibolco Francisco, Ryan Garcia, Supremo, Arosal Flores, magpagpalang gabi sa inyo. Joel G. So, yun. Medyo na konti yung nanonood sa atin dahil gabing-gabi na. Oration sa sinungaling. Oxibaboy. Ba't Oxibaboy? Si Lord Snake talaga nangungulit na naman. Nakalive ba si Lord Snake ngayon? Tignan mo nga, Hal, kung naka-live yun. Ano daw? Naku, tulog na ako. Sino yung nag-ano? Si Japit, nakatulog na. Oh, nawala na. Nangungulit yung mga yun. Sila... Midnight mo yan, nagkasabay-sabay yung mga kukulit. Sabi ni Michael Angelo, Arcangel, Ave Maria Purissima Commander. Sinpikado kung si Bida naman sa'yo, Michael Angelo, Arcangel. So, yun. Basbas na pagbati sa inyo. Rolita Samson, nakatambay lang. Mapagpalang gabi sa inyong lahat, Commander Leon. Watching from Bahrain. Wala na si Boss Nick. Hindi pa natutulog yun. Baka naglalaro pa yun ng ano. Ng... Ewan ko kung ano nilalaro yun. Hindi na yata siya nag-ML eh. Angelo Tolentino Balalo. Shoutout sa'yo doon. Kalpera mo anong ano, isang account mo. Na Commander Leon yung nakasalang sa cellphone mo na isa. Nanto ka na ba? O magbabalot ka pa? Si yung mga order ninyo mga lods, ano, sobrang dami, grabe yung order natin ngayon. Parang na-miss nyo yata na-miss nyo yata yung ano eh, mag-order ngayon eh. So yung nakita, ang pinakamaraming order sa atin yung Dignum Bakal na naging bato. Megan Larceda siya. Thank you po sa ano,
Uy, ang dami nating ano, sensor ngayon. 385. Salamat po sa inyo. Ang pera mo. So, yun, dahil wala tayong ginagawa, pwede ko kayong pagkalooban ng oras ngayon. Maraming nangungulit sa atin. So, pwede ko kayong ipag, ano, pagkalooban ng isang dinidibusyon ko. Kung gusto ninyo, yung, tignan yung kapal ng dinidibusyon ko. So, talagang bugbogan. Mahaba pa man din. Kung gusto ninyo ng isang dinidibusyon ko, screenshot na lang natin. Ang pera mako nito, mas mabilis dyan. Yan. Masuyo na lang hal. Para papasukin ng lihim ng karunungan. Japit. Sige. Dahil request mo yun, para ma pasok mo ang spiritual, Rowena ay Babano Enero, shoutout sa'yo. So, ililipat ko lang yung ano, no? Para pagka binaliktad natin, makikita ninyo yung ating... Kaya lang ito, kita yung butas ng ilong ko rito, nakatingala ito eh. Ay, hintiin nyo. Hindi ka ako mapindot yung ano? Yung lip. Hindi ka na malip. So yun, swerte yung mga makakapanood ngayon ng live. Dahil... yung mga katanungan ninyo at mga gusto ninyong hingiin sa akin, pwede ko yung pagkalob sa inyo ngayon. So maganda yung tanong nito ni Japheth, paano po ang unang hakbang para pasukin ang lihim na karunungan? Unang-una, Japheth, magandang usapin yan yung tinatanong mo. Unang-una, para mapasok mo ang lihim na karunungan, unang-una, kailangan mo ng pagkaunawa. Number one yan, pagkaunawa. Ikalawa, yung kababaang loob. Ikatlo, yung pagiging totoo sa sarili. Tandaan natin na sa pag-spiritual, yung pagiging totoo nyo sa sarili nyo. Kapag ka wala kayo nung tinatawag na pagiging totoo sa sarili, halimbawa, paano ba yung pagiging totoo sa sarili? Number one na kailangan yun. Hindi tinitira ko si Ossie dito na, ipinapaliwanag ko sa inyo mga lods. So, pa-request na lang, pa-share na lang ulit yung video para... maraming makarinig nitong ibibigay ko sa inyo na payo kung paano pasukin ng spiritual. Jonathan Tobalias, mapagpalang gabi rin sa iyo. Raymart Magnaye, shoutout sa iyo. So, dahil sa tinatanong mo yan, Japheth, request lang mga lods pa, share lang. Hindi natin tinitira si Ose dito. Pinapaliwanag ko sa inyo, in-explain ko sa inyo. Total, tinatanong nyo kung paano papasukin ng mundo ng spiritual. Huwag kayong magugulumihanan o huwag kayong matatakot kung kayo'y walang karanasan, experience o kakayahan o yung tinatawag na gifted. Hindi man kayo tinatawag na virtudes o nananalaytay sa dugo ninyo yung pagiging manggagamot, walang problema dyan. Okay, thank you Mark Mirasol. Chien Gamo, magandang gabi rin sa'yo. Huwag kayong matakot na pasukin yung mundo ng spiritual kung wala nananalaytay sa inyo yung pagiging manggagamot. Ay, wag master, wag niyo akong tatawaging master. Magkakasala po kayo niyan. Ayaw ko po na nagpapatawag na master kasi ang only one God lang ang tinatawag na master, si Lord Master Adonai. So, sana po naintindihan niyo 'yan. Isang pagkakasala na tatawag ka ng master sa isang tao na katulad ko na nasa spiritual o kanino man, wag kayong tatawag niyan kasi hindi tama na tatawag kayo ng master. Ngayon, dahil dun sa katanungan mo, Japheth, magandang katanungan yan. Ang unang-unang sagot sa katanungan mo, paano pasukin ang mundo ng spiritual, maging totoo ka sa iyong sarili. So, yun yung pinaka-importante sa lahat. Bakit? Kung papasukin mo ang mundo ng spiritual, ang mundo ng spiritual ay katotohanan. Ngayon, kung magiging hindi ka totoo sa iyong sarili, magiging katulad kayo ni Ossie. Totoo yung sinasabi ko sa inyo, magiging ganun kayo, magiging sinungaling kayo, magiging mapagpanggap, at hindi magiging maganda yung daloy ng biyaya at pagpapala sa inyo, sa inyong buhay. Maari kayong maligaw
no? Maari kayong maligaw o mamali yung aral na tinatahak ninyo kung hindi kayo totoo sa inyong sarili. Pangalawa, ang pagpasok sa spiritual, yung tinatawag natin na pag-aaral. Yung pag-aaral na yon, at tama rin to yung sinasabi ni Dario, yung maglinis ng sarili. Sa paglilinis ng sarili, kasama yun sa pagiging totoo sa inyong sarili. Kasi ang banal na espiritu hindi sumasama sa mga taong tampalasan. Tandaan po natin, hindi sumasama ang banal na espiritu sa taong tampalasan. Katulad ng sinasabi sa inyo, no, explain ko lang sa inyo yung sinasabi ni Lord Snake Banayo, na totoo lang siya sa kanyang sarili. Number one na kailangan kasi sa spiritual yun. Kung hindi ka magiging totoo sa iyong sarili, example, ano ba yan? Yung hindi pagiging totoo sa sarili, malaki ang kinalaman nito sa spiritual. Example ko sa inyo, kung hindi kayo totoo sa inyong sarili, may mga bagay na guni-guni sa inyong paningin na hindi naman totoong nakikita ninyo at sinasabi ninyo na nakikita ninyo, walang katotohanan dun. So kung hindi kayo nakakakita, hindi bukas ang third eye ninyo at sinasabi ninyo na bukas ang third eye ninyo at nakakita kayo ng kung ano-ano, ang tawag dun, nag-hallucinate na kayo. Hindi na totoo yun eh. Kumbaga, sinungaling na kayo sa sarili ninyo, maaring humina yung inyong spiritual. No, tandaan ninyo, ang banal na espiritu ay pumapanig dun sa mga tao na totoo sa kanilang sarili. So, yun yung payo ko sa inyo kung papasukin nyo yung mundo ng spiritual. Naantok ka na, matulog ka na. Sundan ako doon. Pagpahinga ka na. Ubusin ko lang yung kandila pag namatay yung kandila at saka papasok na ako. Naantok na si Mrs. Dami kasing ginawa. So, lagi nakasuporta sa atin to sa ganitong mga ritualan tsaka sa tungkol sa pag-spiritual. So, paano ba buksan ng third eye? So, nagtanong dito, inchik-inchik. Marami nagtatanong sa atin yan, paano daw bubuksan ng third eye? May mga tao na maliit pa lang sila, ang kanilang third eye ay bukas na talaga. So, may mga tao naman na gusto nila mabuksan ng third eye. So, yung kung katanungan ninyo, no, sa third eye awakening, meron tinatawag na aklat ng third eye awakening, meron ako dito niyan. So, ipinapaliwanag doon na lahat tayo ay bukas. Bukas ang, lahat tayo ay merong third eye. Lahat ng tao na kinaniniwala man siya o hindi, meron siyang third eye. Ang problema nga lang, sa ating katawan, eh hindi lahat ng tao bukas ang kanilang third eye. So yun yung number one na problema na kinakaharap natin sa spiritual. Ano? Hindi lahat ng manggagamot, bukas yung third eye nila, hindi lahat ng manggagamot, okay yung third eye nila. Sabi ni Mark Belsa Apolinario, shoutout po, Utol. Shoutout sa iyo, Mark Belsa Apolinario. Commander, God bless po. Pag-uwi ko, punta ako sa inyo. Kung okay lang po. Okay lang, welcome naman po kayo lahat dito. Bukas ba ang third eye ko? Tanong to ni Marimar. Ang kasagutan dito, nung una, ang problema ko, kung paano isasara. Hindi pa paano bubuksan. Dahil bata pa lang ako, gift na sa akin to o gifted. No, gifted na tinatawag. Pero may pagkakataon na yung third eye ko ay nakakasama sa akin. Bakit? Ang unang-una, pagbukas ang third eye ninyo, palatandaan na bukas ang third eye ng isang tao, tatandaan ninyo ha, palatandaan to. Hindi yung nakikita ninyo sa iba, sa mga manggagamot na sinasabing bukas ang third eye nila, mayat maya, may nakikita, hindi po ganun. Hindi yun yung palatandaan ng isang may third eye. Tumingin lang sa puno, may nakikita na. Tumingin lang sa paligid, may nakikita na. Hindi po yun katunayan ng isang tao na bukas ang third eye. Ang taong bukas ang third eye, hindi pala kwento sa kanyang nakikita. Kaya nga sa akin, di ba, mga lods, kung napapansin ninyo, hindi ako nagkikwento sa inyo na pag naglalive ako, hindi ako nagkikwento sa inyo na, oy, meron dito sa puno na to, meron dito sa baba na to. Kasi unang-una, kung talagang bukas ang third eye ng isang tao, mas pinipili niya sa kanyang sarili na manahimik. Bakit? Kasi unang-una, hindi nakakatulong na ikwento mo ng ikwento kung ano ang nakikita mo. Malay mo, yung tao na kasama mo matatakutin.
So lumilikha tayo ng takot sa ating mga kasama, hindi katulad sa mga bukas ng third eye, nasanay na tayo sa nakikita natin. So pwedeng mapahamak yung ibang tao sa ginagawa natin na ikwento ng ikwento sa inya, sa kanila, kung ano yung nakikita natin, ano yung itsura. Lumilikha to ng takot sa kanilang isipan, rumirehistro. Kaya mas ninanais namin na kaming mga bukas ng third eye na manahimik na lang o hindi magkwento. Pero kung mga bagay na magbibigay sa kanila ng babala, nagbibigay kami ng babala. So yung sa akin, nung malita ko, ang problema ko kung paano isara. Dalawang manggagamot ang nagsara ng third eye ko. Nasara ito sa ikalawang pagkakataon nung ako ay 14 years old na. Joel G., sino mas magaling sa inyo ni Maestro Lamurok Boss? Alam mo, sa katanungan mo, napaka-wasting time na sagutin yung katanungan mo. Kasi alam mo, ang larangan ng spiritual, hindi naman pagalingan eh. Yung sinasabi mong si Maestro Lamurok o si Ed Fernandez, way back 2015, tropa ko yan. Kung sinasabi mong maestro mo yan. At si Lamurok, tandaan mo, hindi niyang gusto ikinukumpara yung kanyang sarili sa iba. So, ibig sabihin, Joel G., napaka walang kwentang tanong nung tanong mo kung sasagutin ko yan. Dahil unang-una, bilang ako, hindi ko sasabihin na mas magaling ako kay Lamurok. At hindi rin sasabihin ni Lamurok na mas magaling din siya sa akin. Dahil unang-una, ang spiritual, hindi paliksahan. Tatandaan mo lang ha, kung ikaw ay bago pa lang sa spiritual, yung ganyang klase ng katanungan sa mga tinatanong mo. O kung ikukumpara nyo ako kay Nick Banayo kung sino magaling sa amin dalawa, isa lang ang tanging sasagutin ko sa inyo, wala sa aming magaling. Dahil ang spiritual, ang pag-aaral, kasing lawak ng buong universo. Tatandaan mo lang to. Ang pag-aaral, hindi pa, sa spiritual, hindi palakasan, hindi pagalingan. At ang pag-aaral sa spiritual ay kasing lawak ng buong universo. Walang wakas. Kaya wala sa aming magaling. Kung meron sinasabi man na magaling sila, no, na nasa spiritual, kayo na. Kayo na yung magaling. Kayo na yung pinaka. No? Siguro sa klase ng katanungan mo, Joel G., sa nakikita ko sa iyo, maglayag ka pa para maintindihan mo yung sinasabi ko. Kasi sa larangan ng spiritual, hindi namin kailangan ng pagalingan, paramihan ng nagagamot, para paramihan ng natutulungan. At kung ginagawa man namin to sa spiritual na tumutulong kami at nanggagamot kami, hindi kami nakikipagpaliksahan sa lahat ng manggagamot. Alam mo kung ano yung rules, kung bakit namin ginagawa to. Nagpapalakas kami sa Ama. Bakit? Kasi unang-una, ang panggagamot, paglilingkod, hindi pagyayabang o hindi palakasan. Real talk yan, sinasabi ko sa iyo. At wag na wag mong ikukumpara yung hinahangaan mo o iniidolo mo sa akin. Dahil hindi lahat ng bagay na alam ni Lamurok ay alam ko. At hindi yung lahat ng bagay na alam ko ay alam niya. Maging sino man sa amin sa spiritual, may mga bagay kami na nakalihim sa aming pag-iisip at sa aming sarili. Kaya wag na wag mong ikinukumpara yung salita mong pagalingan. Kasi Joel G., yung katanungan mo, katanungan ng isang batang paslit na naghahanap ng kasagutan sa walang kakwenta-kwentang bagay o walang kakwenta-kwentang kapararakan. Kung ikaw nagsisimula pa lang sa spiritual, lagi kong sasabihin ko lang sa iyo para matandaan mo, huwag mo ikumpara yung iyong sarili o yung nalalaman ng isang tao. Huwag mong bilangin yung dami ng kanyang nagagamot o natutulungan para gawin mong basihan kung sino ang magaling sa kanilang dalawa. Yun lang, payo ko sa iyo. Kasi maling-mali na ikukumpara mo yung mga manggagamot sa bawat isa dahil kami may kanya-kanya kaming karunungan at may kanya-kanya kaming kaalaman. So, yun, kung nasabi mo na naitanong mo lang, sinagot na kita. Walang kwentang katanungan. So, yun yung totoo. Commander, kahit nagpabanishing ritual po ba, ipapatuloy lang ba ang pagdidebosyon ng general rounds
dapat mong ituloy yung pagdedebosyon mo ng general rounds. Kasi unang-una, wala namang kinalaman ang pagbabanishing, pagbabanis o paglilinis sa'yo o pagre-ritual sa'yo sa pagdedebosyon mo. Kasi mas mainam na kung ikaw ay nabanishing, nabaklas yung mga karga mo o ano man, yung sumpa sa'yo o ano man na iniisip natin na meron sa atin na nakalatag o nakakarga, eh magpatuloy ka pa rin sa pagdedebosyon mo dahil unang-una, ikaw pa rin ang babakod sa sarili mo sa pamamagitan ng mga banal na salita na ginagamit mo. So, yun yung kasagutan dyan. Sige, tanong nyo lang yung mga gusto nyong tanongin. Pero yung itatanong ninyo, dapat logical. No? Hindi yung logical and spiritual. Hindi yung walang kwentang katanungan na ikukumpara ninyo yung isang tao. Kasi unang-una, tanong ng batang paslit na walang alam yan. Eh. O tipong ikukumpara mo yung isang tao para pagka sinagot ka ng mas labis sa iyong kagustuhan, eh makakasakit ng damdamin doon sa ibang manggagamot. Tandaan nyo mga lods, hindi nyo ako masisilo kung pinagtitripan nyo lang kami na sagutin yung mga tanong ninyo. Hindi nyo ako masisilo sa ganyan. Sa tagal ko na sa larangan ng spiritual, alam ko na yung punto na gusto nyong puntuhin. So marami na ang tao na ipinasalpok sa akin kay Nick Banayo, ipinasalpok sa akin kay Lamurok, kanino pa, marami. Nung nabubuhay pa si Solon, pinagsasalpokan din kami niyan, pero bakit hindi ko kinakagat? Kasi hindi ko kailangan na gamitin niyo ako sa mga nais ninyo. No? Unang-una, yung katanong, ganyang klaseng katanungan, kung mayabang ako na tao, sasabihin ko, ako mas magaling dyan. Tapos isusumbong mo naman yun doon kay Lamurok, ay mas magaling daw sa iyo si ganyan, ganito. Kaya hindi nyo kami masisila. No? Itanong mo yan doon sa mga hunghang. Malalaman mo yung isang sagot na wala ring kapararakan sa tanong mo na walang kakwentang-kwentang katanungan. So yun yung sinasabi natin, no? Hindi pa pwedeng ganun yung mga tanong ninyo. Kasi unang-una, yan yung mga tanong at pag nasagot yan, pagmumulan ng away yan. So, ganun lang kasimple. O, nasan ka na? Ba't nawala ka na? Nahiya ka na sa sarili mo? Pwede po ba magpabukas ng third eye sa inyo? Ito yung kasagutan dyan. Hindi lahat na nagpapabukas ng third eye, nabubukas ang third eye. At kapag hindi nabukas ang third eye ninyo, hindi ibig sabihin na kapag hindi nabuksan yung third eye nyo, hindi na magaling yung nagbukas ng third eye ninyo. Tandaan ninyo, ang pagbubukas ng third eye, panapanahon yan. At may panahon na kusang bubukas yan, nasa aklat ng third eye awakening yan. So, yun yung mga maraming batas ang pagbubukas ng third eye. Roland Guay Marantal. Nasagot ko na po yan, Roland Guay Marantal, yung katanungan mo. Kakanina tinanong din ni Japit. So, replay mo na lang yung video para maunawaan at maintindihan mo. Sa pagsisimula sa spiritual, unang-una yung pagiging totoo sa sarili. No? Kung hindi kayo totoo sa inyong sarili at tipong nagnanais kayo ng kapangyarihan lang sa spiritual, hindi nyo makukuha o hindi nyo maaabot yung antas na nais ninyo. Commander Bertudis po bang matatawag kung may lahi pong manggagamot? Yun po yung Bertudis. Ang kahulugan po ng Bertudis ay salitang Bertud o nananalaytay sa kanyang dugo yung pagiging manggagamot o nasa spiritual. Yun po ang ibig sabihin ng Bertudes. Pag sinabing divino naman, ito yung mga tao na gumagamit ng orasyon o divine words na ating tinatawag. Karaniwan sa mga divino, hindi gumagamit ng mga bidalyon at hindi naniniwala sa mutya. So, yun yung karaniwan sa divino. Pero may mga divino naman na naniniwala pa rin sa medalyon, pero hindi gumagamit ng mutya. Ngayon, kung ako ang tatanungin nyo, saan ako nakahanay? Nakahanay ako sa balanse. Naniniwala ako sa mga anghel, naniniwala ako sa mga engkanto. So, yun yung sa akin. No, yun lang ang masasagot ko sa inyo, kung ano ang path na tinatahak ko. So, sa akin, nagre-ritual, ng gagamot, combat healing o anumang uri ng pamamaraan. Gumagamit din ako ng herbal, mga unang pamamaraan. So lahat yun kasi,
dinaanan ko at inaral ko. So ngayon, ako rin yung aani ng bunga ng mga pinaghirapan ko na yun. Kaya sa spiritual, ang lagi ko lang masasabi sa inyo, huwag kayong magsasara ng inyong pintuan kung kayo nagsisimula. Katulad sa akin, sabi ni Lodi Lim, pagka may time na check yung inbox. Sige mamaya. Ano daw Yossi ko? Malboro Lodge. So, ayun. Kung kayo nasa spiritual, huwag kayo magsasara ng pintuan. Kung may nagtuturo sa inyo, ang nagtuturo sa inyo, huwag na huwag ninyong iisipin na ito ay maestro ninyo. Tandaan po natin, hindi sila maestro. Iisa lang yung maestro na nabuhay na tao sa lupa. Sa larangan ng espiritual, wala nang iba. Yung maestro na tinatawag na yon ay ang ating Panginoong Hesukristo. No? Ang Panginoong Hesukristo, siya yung tinatawag ng mga apostol na rabbi. So, ang ibig sabihin ng rabbi ay guro. At ang guro, sa English, ay maestro. No? Sa Latin, maestro din ang tawag. Sa Spanish, Latin. Kasi iba-iba yung Latin. Iba-iba yung Latin. May Latin na Hebreo. May Latin na Griego, may Latin na Aramaic. Yung pinakamatandang Latin ay Aramaic. Ito yung salita at wika na ginagamit ng ating Panginoong Hesukristo. So, iyon. Kaya pag sinabing Latin, marami yan. May Mexican Latin, may Spanish Latin, may English Revised Latin. So, kapag inaral nyo yan, maintindihan nyo yung sinasabi ko sa inyo kung ilang uri yung Latin. Kaya medyo mahirap kabisaduhin, medyo mahirap unawain. Kasi iba't ibang lipi at lahi ang pinanggalingan ng salitang Latin. Kaya ganun kalalim ang sinasabing Latin. Ngayon, sa pagsisimula sa spiritual, sa mga nagtatanong kung paano kayo magsisimula, unang-unang aralin ninyo sa pag-spiritual ay kung paano madedepensan ang inyong sarili. Huwag gamutan kagad. Kasi unang-una, paano ka maglalapat ng kagalingan sa iba kung ang mismong yung ang iyong sarili ay hindi mo kayang gamutin. So ito yung sinasabi natin, no. Katulad yung nangyari kay Uzi na naman. So paano siya magiging manggagamot kung siya mismo ay may sariling kapansanan? 'Di ba? So yun lang ang laging sinasabi natin. Kaya nga sinabi ni Lord Snake at ng ibang mga manggagamot, kung si Uzi ay talagang manggagamot, hindi sa kanya bagay manggamot kasi unang-una hindi niya kaya yang gamutin yung kanyang sarili. At sa spiritual, may dalawang uri tayong ginagamot. Dapat mapag-aralan nyo yung dalawang uri ng ginagamot. Hindi po pwedeng puro spiritual lang yung ginagamot ninyo. At hindi kayo naniniwala sa doktor. Dapat naniniwala pa rin kayo sa doktor. Kahit na kayo ay nag-i-spiritual. Bakit? Hindi lahat ng sakit ay kayang gamutin katagaya ng sakit sa material. So kung kayo ay nag-aaral mang gamot, dapat aralin nyo rin yung mga gamot na makakagaling doon sa material. Dahil hindi lahat ng pasyente namin dito o hindi lahat ng pumupunta dito may sakit sa material. Yung iba, may sakit. Yung material na tinatawag natin yan yung mga sakit ng physical. So yung iba pumupunta rito, nagpapagamot, may problema rin sa emotional at sa kanilang physical. So yun yung problema. Kung minsan, nakaka-encounter kami dito na wala naman talagang sakit sa spiritual. Ang kanilang problema ay sakit sa mentalidad at emotional. Pag sinabing mentalidad, no, hindi ito sinabing sakit sa pag-iisip. Hindi ganun, mga Lods. Kaya namin naging nasabi na sa hindi nababaliw. Ang ibig ko sabihin, hindi nababaliw pag sinabi natin na mentally, no? Hindi yon yung tinutukoy dito. Pag may problema sa pag-iisip ang isang tao, hindi ibig sabihin baliw. Tandaan po ninyo, ha. Sa in terms of spiritual, hindi ibig sabihin na nababaliw sila. So, ang ibig sabihin natin dito, kapag may problema sa kanilang mentalidad ang isang tao, so lumilikha kasi ang kulam ng takot sa ating isipan. So, kung kayo nagsisimula sa spiritual, dapat huwag kayong magkakaroon ng takot sa mga kulam-kulam. Dapat alam ninyo kung paano ang gagawin dyan at yung pamamaraan kung paano ninyo wawasakin yan. Yung mga ganyang uri ng sakit. So sabi ni Mark, bago mas spiritual, matuto muna ng pagpapatawad. So kailangan kasi linis yung sarili natin, eh.
Bagamat na tayo sa ganatao lamang na nagkakasala, pero dapat pag nasa spiritual ka, iniiwasan natin yung pagkakasala. Kasi yun yung magiging dahilan, yung pagkakasala, yun yung magiging butas ng pagbaba ng antas natin sa spiritual o mahihirapan tayong pumasok sa spiritual. Kaya yun, sa katanungan ninyo, pag nagsimula sa spiritual, marami mga bagay na dapat natin iwasan. Sir, paano nangyayari sa mangkukulam kapag nahulin nyo po ano nangyayari sa katawan po nila? So kung ano yung ginagawa mo, yun din yung nangyayari sa katawan nila. At kung pinapahirapan mo, pap, di nahihirapan din sila. Ganun yung mga totoong nasa larangan ng kombati. Kung ano yung ginagawa mo, pasakit na ginagawa mo sa kinokombati mo, ganun din ang nangyayari sa kanila. So yun, medyo napalayo, sinagot ko lang yung katanungan na konti pa yun yung kasagutan ko sa katanungan ninyo paano magsimula sa spiritual. Basta lagi nyo tatandaan, kung magsisimula kayo, starting kayo sa spiritual, mag-aaral kayo. Unang-una, depensahan ninyo ang inyong sarili. Kasi unang-una, susubukin kayo. Hindi lang mangkukulam masusubok sa inyo, kundi yung kapwa nyo rin nasa spiritual. Andyan yung makaka-experience kayo ng tinitigal po kayo. So, ganun kahirap sa spiritual. At kapag na-experience nyo yan, nahirapan kayo, dun yung masasabi na ang isang tao ay na ang aking mga sinasabi ay totoo. Sabi, eh bakit Commander, kung pumasok ka sa katawan ni Ozzy, nakakatawa ka pa? Yun nga eh. Kung pumasok nga ako sa katawan ni Ozzy at nahuli ako, di ba? Sinabi na sa inyo, pinaliwanag na sa inyo ni Lord Snake. Kung ako'y nahuli niya, hindi na ako makakatawag sa video call. So yung time na si Ozzy ay nag-iinarte doon o nag-acting-acting na nahuli daw ako, ikausap ko si Lord Snake, ka-video call ko, at pinapanood ko yung aking sarili sa kanyang katawan. So yun, speaking of nagsisimula sa spiritual, ano ba yung kailangan? Kailangan pag nagsisimula kayo sa spiritual, papasukin ninyo yung banal na espiritu sa inyong katawan. So bibigyan ko kayo ng isang dasal upang tawagin ang banal na espiritu. At gabayan kayo at bigyan kayo ng biyaya ng liwanag, no? Kaliwanagan sa isipan, sa puso, at sa inyong espiritual. So itong pagkakalog ko sa inyo, ingatan nyo lang. Kasi unang-una ito ay ginagamit ko. Ginagamit ko to sa aking sarili bago ako magdasal, bago ako manggamot. Para ang tatanglaw sa akin ay yung biyaya ng banal na liwanag. Yung liwanag na tatanglaw sa inyo. Hindi yung balutin kayo ng hindi magandang aura. So ito yung sinasabi, yung banal na espiritu kasi meron tong liwanag na tinataglay. Yung banal na liwanag na yon, yun yung banal na liwanag ng katotohanan, banal na liwanag ng kabutihan. So yun dapat yung mangyari sa atin. No? Yung liwanag ang siyang tatanglaw sa atin, hindi yung kung ano-anong espiritu. At itong spiritual na liwanag na to, kapag ka tinawag ninyo, yung tinatawag na may liwanag na tatanglaw, ito yung liwanag na tumatanglaw mula sa banal na espiritu ng kaitastasan. Kaya tandaan natin, napakabanal ng orasyon na ito dahil ang tinatawag ninyo ay banal na espiritu. Hindi po basta-bastang espiritu na kung sino lang yung lalapit sa inyo. So kapag kataglay ninyo ang banal na liwanag, ibibigay sa inyo yung kaliwanagan sa inyong pag-iisip, kaliwanagan sa inyong puso, sa inyong espiritu. So hindi kayo lalapitan ng masasamang espiritu o anuman upang iligaw kayo sa inyong inaaral. Bago kayo mag-aral, dasalin ninyo ito ng tatlong ulit. So kung bakit ko tinatakpan, kasi hindi naman kasama sa ibibigay ko yung nasa ilalim nito. Ang ipagkakalob ko sa inyo ay nasa ibabaw lang na dasal ng kung paano tawagin yung banal na espiritu, yung liwanag na tatanglaw. So ito, ginagamit ng ibang mga mayor sa espiritual o tinatawag natin sinauna sa espiritual. Pero bihira ang gumagamit nito. Pinagkakatiwala ko na ipagkalob sa inyo kasi hindi nyo naman ito magagamit sa kalukuhan o sa kasamaan. Kaya okay lang na ipagkalob ko sa inyo ito. Mahirap nga lang hawakan.
screenshot nyo na lang mga idol. So yan, screenshot nyo. Tandaan natin ha, kung nagdadasal kayo, kung nagdidibusyon kayo, kung may gagawin kayo sa araw-araw, nag-iisip kayo o nag-aaral, hingin nyo muna yung kapahintulutan ng banal na espiritu para lumapit sa inyo, para sakupin kayo ng kanyang banal na kapangyarihan. At hindi kayo lapitan ng kung sino-sino lang na masasamang espiritu sa inyong paligid. So, yan yung aking dinadasal bago ako mag-ritual, bago ako manggamot. Kaya, ingatan ninyo at gamitin ninyo sa tama. So, mamaya, babasahin ko yung tamang pagbigkas. Screenshot nyo. Tapos, sundan nyo tong video na to. Okay na? Nakopya nyo na? Na-screenshot nyo na? Kung na-screenshot nyo na, balik tayo sa dati. Okay, ang tamang pagbigkas nito, pakinggan nyo mabuti, balikan nyo yung video kung babasahin nyo na. So, naka-record naman tong video natin, yung live natin. So, banggitin nyo na lang, sundan ninyo yung tamang pagbaybay at pagbigkas. Okay, Mark, sige, pasyal lang kayo dito, walang problema. So, ang titulo nito ay may liwanag na tatanglaw. Ito ay pantawag sa banal na espiritu pang lapitan kayo ng banal na espiritu at sunugin ng banal na liwanag yung mga masasamang nakapalibot sa inyo, sa aura nyo, sa spirit, sa kaluluwa nyo, sa puso nyo, sa isipan nyo. So, sumusunog to ng mga ganong bagay, mga negatibo, so sinusunog niya. Alam naman natin ang kapangyarihan ng banal na espiritu. So, pag pumasok sa kalooban mo yun, maging yung mga problema at suliranin, nawawala din. So, ito yung tamang pagbigkas. Dios Espiritu Santo, Excelsus Meoroam Potens, Ensuperatus Tetragrammaton, Epecas Rosor Nomen, Verbum Sanctificator. Ulitin ko, pangalawang bigkas. Ulitin ko para masundan ninyo. Dios Espiritu Santo, Excelsus Meoroam Potens, Ensuperatus Tetragrammaton, Epecas Rosor Nomen Verbum Sanctificator. So yun yung tamang pagbigkas dyan. Wait lang. Yan mga lods, kain tayong chocolate tsaka candy. Ang daming dami dinala dito. Yan yung libangan ko rin, isa sa magkakain ng mga matatamis. Kasi yung matatamis, nakakatang anti-stress yan mga lods. Pero nakakataba nga lang. Kaya bihira ako nagkakain ito kasi hindi talaga ako nagpapataba. Kasi unang-una, naghahanap tayo ng mutya, mahirap umakyat sa bundok kapag mabigat ang katawan natin. Ano po ibig sabihin ng aralin? Tamo naman nakuha yung oraso na yan. Sobrang lakas ng binasa ko, totoo talaga. So, kayo, huwag niyo yung babasahin dun sa mga dako ng may mga patay. Kasi nakakasunog ng ano yan, ng negatibo o masamang espiritu. O kaya nasa bundok kayo, huwag niyo bibigkas din yan. Kasi pag binigkas nyo yan, kawawa yung mga elemento na tatamaan ng liwanag. Kung hindi naman kayo inaano ng mga ano. 3 times lang po, Commander. Oh, 3 times yan. Ano pa tayo dito? Ito, sarili kong handbook to. Talagang natatalupan na siya. Kung ibig sabihin talaga, matagal na to sa akin. Hanap tayo dito ng mga pwede pang ipagkalob sa inyo. Ito lagi kong ginagamit. Pwede nyong gamitin sa gamutan. Pwede nyong gamitin nyo sa inyong sarili. Ang nagkalob sa akin ito, si Mrs. May sariling mga orasyon din yan. So, nung time na marami akong kaaway na
sa JC ng itim na karunungan. So nag-worry si Mrs. baka mapagtulong-tulungan ako. Kapag nagkalob niya sa akin itong oras yun niya. Nagbigay din sa kanya nito isang bata. Ngayon, matanda na ngayon. Yung nagbigay sa kanya. Dati, bata lang yun. 16 years old lang yata. Pero, napakagaling nun. Nakalimutan ko lang yung pangalan nun, nung bata na yun. Hindi siya makwento. Hindi siya nakipag-away sa mga GC. Tahimik lang siya. Naging kaibigan namin ni Mrs. yun. Tapos, nag-sharing silang dalawa ni Mrs. Nagbibigay din si Mrs. ng oras yun dun. Tapos yung bata na yun, nagbibigay din sa kanya. So, nung may nakaaway ako na mga mangkukulang sa isang JC, may sa akin, makalokohan ako noon. Kwento ko lang sa inyo, Lord. Sa dami ng libro ko kasing hawak, gusto kong masubukan yung sarili ko kung tatablan pa ba ako ng tigal po at kulam. Ang ginagawa ko noon, naghahanap ako ng mga GC ng mangkukulam. Ngayon, pinagmumura ko silang lahat doon, hinahamon ko sila. Tapos, habang minumura ko, tinitigal po na nila ako. Minsan, dahil nga hindi pa ganun kalakas yung mga harang at bakod ko, pondo, puter, ganyan, baluti. No? Hindi pa ganun kalakas. Minsan, tinatamaan din ako. Nakakaramdam ako ng hilo, nagsusuka, ganyan. So, doon ko nakikita sa sarili ko kung talagang ganap na ba yung karunungan ko sa spiritual. Bakit tinatablan pa rin ako? Huwag niyong gagawin yun, mga Lods. Papahama kayo. So, ayun. Hindi ko sinasabing gawin niyo yun para subukin ang inyong sarili sa spiritual. Mapapahama kayo dun. Pwedeng ikamatay nyo o ikasira ng katawan nyo. So, eto Lods, yung pagkakalabo sa inyo, pinagkalabo sa akin to ni Mrs. Para mawala ang bisa ng tigal po, usalin tuwing umaga, tanghali at gabi. 3 times sa umaga, 3 times sa tanghali, 3 times sa gabi. Ibubuga mo to sa tubig, then iinumin mo. Sa pasyente, ganun din ang gagawin mo. O kung marunong ka na magrektahan, sa mga bago pa lang, gumamit kayo ng tubig. Doon yung sa tubig ibuga. Pero kung sanay na kayo, rektahan dito sa puyo. Kasi yung puyo natin, ito yung lihim na lagusan o lihim na daanan sa ating pagkatao. Lambot ng bumbunan ko. Parang babaon yung daliri. So, may parte kasi ako dito, ang tawag dito nung mga matatanda noon, palatandaan. Meron akong palatandaan dito na nasa spiritual ako. Malambot yung dito ko. Parang lulubog yung daliri. So, ito yung pagkakalab ko sa inyo, bigkasin ko muna. No, para maintindihan ninyo, hindi ka na uulitin mamaya. Malalaki talaga yung ginawa ko dito. Ibig sabihin nito, kaya malalaki yung letra nito na special, isa sa mga special na orasyon na nasa akin. Pero bakit ko ipinagkakalab sa inyo? Dahil alam ko na kailangan nyo to. Hindi nyo to magagamit sa masama. Hindi nyo magagamit kung saan-saan kalokohan. Magagamit nyo lang to pang wasak ng tigal po. Hindi to pwedeng ipang tigal po. Ang tamang pagbigas dito, Shaddai Elhai, Adonai Shalom, ha, ahaha, muumaom, matam, makam, metam, mekam, mak, mamitam, maim, pumaim, malamurok, melam, mumumum, metatron. So, kung napansin ninyo yung binanggit dun sa pinakahuling salita, metatron yung binabanggit, ito yung mandirigmang anghel na pinakamalakas sa lahat ng anghel, si Metatron. So, kaya ingatan ninyo, pangalawang pagbasa, pakinggan ninyo yung tamang pagbigkas ko para magamit ninyo ng maayos itong mga orasyon na to. Shaddai, Elhai, Adonai Shalom, ha, ahaha, muumaom, matam, makam, metam, mekam, makmametam,
maimpumaim, malamurok melam, mumumum, Metatron. So, itong, ayun, nanonood pala si maestro mo. So, itong orasyon na to, gagawin ninyo o gaganapin ninyo para mawala ang bisa ng tigal po, usalin tuwing umaga, tanghali at gabi. Ibig sabihin, yung pasyente iinom ng tubig ng 3 beses. So, kung iiwanan nyo yung pasyente after nyo gamutin, o yung sarili ninyo, o yung kamag-anak ninyo, ibuga ninyo ito sa malaking lalagyan. Naiinumin niya ng 3 beses sa loob ng isang araw. Pero kung sa sarili ninyo, pwede nyong ibulong ito sa sarili ninyo ng umaga, tanghali at gabi. No? Yun yung payo ko sa inyo, kung sa sarili ninyo. Pero kung dahil hindi nyo pa kaya, magdirektahan, gamitin nyo muna sa tubig. Tapos hatiin nyo yung tubig sa 3 inuman. Umaga, tanghali at gabi. So, ganun ang gawin nyo. Para isang dasalan lang. No? Kung pwede rin naman sa sarili ninyo, usalin ninyo 3 beses sa umaga, 3 beses sa tanghali, 3 beses sa gabi. So, iyon yung pamamaraan nito. So, pwede nyo yung kopyahin, screenshot nyo. Ingatan nyo lang dahil ito, isa sa mga orasyon na lagi kong ginagamit. So yan, ang lalaki talaga yan. Nilakihan ko talaga yan para ibig sabihin, lagi kong ginagamit itong orasyon na to. So okay na mga lods. Na-screenshot nyo na. Okay, kung na-screenshot nyo na, pwede nyo nang banggitin o salin kung paano yung tamang pagbigkas. Ito pangatlong pag-ulit. Dahil na-screenshot nyo na ang tamang pagbigkas niyan, Shaddai Elhai, Adonai Shalom, Ha-Ahaha, Mu'umaum, Matam, Makam, Metam, Mekam, Makmametam, Maempumaem, Malamurok Melam, Mumumum, Metatron. So, iyon yung tamang pagbigkas dito. Sakit sa spiritual, Joel, yung binabanggit dito. So, pangalawang orasyon lang na, dalawang orasyon lang yung pagkakalob ko sa inyo. So, yung isa kanina, no? Yung pagtawag sa banal na espiritu. Meron ka po bang pampasa sa interview at exam? Meron tayo niyan, kaya lang hindi natin alam kung saan libro. Napakaraming libro dito. Ang hirap hanapin niyan kung saan. So, minsan, bibigay natin ang pang-apat ka na sa umihingi. May mga nag-PM sa akin yan kanina eh. Gusto daw nila yung sa exam. Yung iba sa bar exam. Si Mrs. ang magaling dyan pagdating dyan. Magandang gabi rin, ano, paring Nomar, Anabo. So, si Mrs. yung maraming natulungan dyan. Siya, mahilig yan si Mrs. sa mga ganyan-ganyan eh. Yung mga sa bar exam, sa mga papasok ng trabaho, siya magaling dyan. So sa akin, mas gusto ko yung mga sagamutan. Siya kasi halo-halo inaaral nito ni Mrs. Kukuha lang ng libro yan dun sa altar namin. Tapos, hahanap ng mga gusto niyang hanapin. Good morning po, Kuya Commander Leon. Nais ko pong ipaalam sa inyo na lagi po kayong topic ng mga manghuhula, manggagamot, at tarot readers. Ano daw? Di ko na po sila babanggitin. Carlin Oscon. So, bahala sila kung topic nila ako. Pagpapatalas ng isip, sabi ni Noma. Sana po mabigyan niyo po kami ng sa exam. So, kung gusto mo ng tungkol sa exam, si Mrs. ang kausapin mo dyan, ang account niya, Song Hanji. Marami nang natulungan yun. Oo, napanood ko rin yun, sabi ni S. Boy. Hindi na tayo magtataka, no, kung bakit tayo ang pinag-uusapan niya. Kasi unang-una, ang magiging topic talaga kami yan, lalo na si Lord Sneak, kasi yung nangyari sa, naalala niyo yung nangyari dun sa ano?
Huwag ka na magturo ng panggagamot, mangkukulam ka na man daw. So yun, yung sa pang, yung sa nangyari na yan, yung tungkol dun sa, kay Osi, talagang iikot yan. Kasi alam nyo naman kung gano'ng kalaki yung net follower ni ano, ni Lods Nick. Talagang magiging usapin niya. Kaya hindi na ako nagtataka pagdating dyan. No, kung ano man yung usapin na mga pinagsasabi niya mga yan, eh, wala tayong ano doon. At sila yung magkakasala kung gagawa man sila ng mga inventong mga kwento ng mga pinagsasabi nila. Kasi unang-una, mas kilala natin yung ating sarili. At pangalawa, sinungaling naman sila sa kanilang sarili kung paninira yung sinasabi sa akin. Hindi ako magdadala doon sila. At yung karma, hindi natutulog, laging gising. All the time, tatama sa kanila yan. Kaya, hayaan nyo sila kung ano yung mga pinagsasabi nila. Hindi man sa kanila tumama yan, tatama yan doon sa mga kamag-anak nila o anak nila o kang kanino man. Kaya, hindi sa akin big issue kung napag-uusapan yung pangalan ko ngayon, kung ano man yung ano, hindi sa akin big deal yan. Yung sinasabi mong GC ng mga manghuhula o ano man yung mga yan, isa lang ang masasabi ko dyan, wala akong pakialam. Kasi unang-una, hindi magiging ikapapayapa ng buhay ko kung sila magiging sentro ng mga alalahanin at ginagawa ko sa araw-araw. Basta sa akin, ipagpapatuloy ko yung paglilingkod, paggagamot ko. Kasi unang-una, dahil yung mga issue-issue na yan, hindi naman ikakabango ng pangalan ko yan kung papatulang ko yan. Hindi rin ikagaganda ng buhay ko kung papatulang ko sila. Kasi unang-una, ang mga tao na sumasama sa mga taong nagsasabi ng negatibo, sila yung mga tao rin, no, na punong-puno ng negatibo sa kanilang katawan. Kaya ang nabibigkas ng kanilang mga bunganga ay kasinungalingan at mga negatibo rin. Sino-sino pa ba ang magsasama? Magsasama-sama. Ang mga sinungaling, hindi yan sasama dun sa mga taong nagsasabi ng mabuti. Dahil kaaway nila yung mga tao na nagsasabi ng mabuti. Ang mga masasama, hindi yan sasama sa mga taong mabubuti rin. Sasama yan sa mga tao na katulad din nila na masasama. Kasi unang-una, ang mabuti at masama hindi nagkakaintindihan. Kaya hindi na bago sa akin kung bakit may mga taong ganyan. No? Kung nasasabi man nila yung mabibigat na paratang, ibig sabihin yung kanilang mga sinasabi ay salamin ng kanilang sarili. Yun yung nakikita nila sa sarili nila, kaya lumalabas sa kanilang mga bibig. Ginagawan pa nga po nila ng mga issue, si Kuya Commander Leon, nakikinig lang ako sa mga napapasukan kong live doon sa TikTok. Wala naman, sabi ko nga sa iyo, Carlin, hindi sa akin big issue yung mga yan. Kasi unang-una, ginagamit nila yung pangalan Commander Leon para mabuhat yung kanilang pangalan. Yun lang, simple lang. Baka gusto lang ng followers, baka gusto lang ng kung ano man yung meron sa kanila na gusto nilang makuha, kung ano man ang meron sa akin. Pero hindi nila makukuha yun. Ang kailangan natin dito, yung salitang respeto. Kasi yung mga ganyang mga tao, kung bakit walang respeto rin sa iba, at ginagawa nilang ang chismosa, high-tech na. Pati sa Facebook, pati sa online, nagagawa na nila yung chismisa na yan. So, hindi ko sila para ano eh. Basta walang tinatapakan na tao at naglilingkod sa Diyos, Ama, the more na pinapababa tayo ng kapwa, the more na inaangat tayo. Mamimili lang tayo. Manatili lang tayong magpakumbaba. Yun. Sinagot na sa'yo yung mga ano mo, ni Nomar Anabo. Sila Nomar Anabo kasi, isa sa mga healer yan. No, na mga kasamahan ko na dati pa. So yan yung noong mga time na magkakasama kami, na ginagabayan ko sila sa pag-espiritual, yan yung madalas kong sabihin sa kanila. Na kapag ka ang tao, napilit tayong binababa o binabagsak, hayaan lang natin sila. Dahil habang ibinababa tayo, ganun naman tayo itinataas ng ating Ama. So, wala sa kanila yung tinatawag na kapayapaan, wala sa kanila yung tinatawag na
Baspas ng pagpapala, nasa atin ang mga taong nagpapakumbaba. Kaya, hindi big deal sa akin yan. Kung maging issue man yan sila, no? Kung isa, maggumawa man sila ng mga usapin o mga bagay na salisalita, hindi ko ikakasikat yun. No, hindi ko ikasisikat yun. Kung, hindi nila ikasisikat yun pag-usapan nila ako. Mas sisikat yung pangalan ko. Kasi, katulad nyo, nagiging curious kayo, hindi nyo kilala yung pangalan Commander Leon. Sino ba yung Commander Leon na yan? So, i-research nyo ako, i-stalk nyo ako, hanggang sa makilala nyo kung ano yung tunay na pag-uugali ko. So, makikita nyo sa akin na kung talagang iaano nyo ako, makikita nyo kung may katotohanan sa kanilang sinasabi. So, kayo yung magpapatunay dun. Kaya ako, hindi sa akin big deal yung issue nila, kundi benefits pa nga sa akin yun eh. Benepisyo pa sa akin. So, sige lang, mag-usap lang kayo. Sige lang, siraan nyo ako. Walang problema sa akin yun. Hindi big deal sa akin yan. So, walang problema. At habang ginagawa nila yan, na pinag-uusapan nila yung pangalan ko, lalong uugong, at habang sinisiraan nila ako, lalong uugong yung pangalan ko, at mas makikilala tayo ng karaniwan. At kabaliktaran doon sa maling sinasabi nila. So, ang kapatunayan niya nasa sariling katawan nung mga tao na sinisiraan nila. At ako rin ang magpapatunay niyan sa aking sarili nang naaayon sa aking mga gawa. Kaya, hindi sila issue sa akin. Ang tanging sagot ko doon, maat pa lang. No? Malay ko at pakialam ko sa kanila. So, magtututuwad man sila dyan. No? Magtututuwad man sila dyan. Magsasasayaw man sila na nakahubad dyan sa kalye. O ano man yung gawin nila sa kanilang sarili para mapansin sila ng taong bayan o ng social media, wala akong pakialam sa kanila. Malay ko nga at pakialam ko sa kanila. So, hindi ko sila binibigyang pansin. Kasi unang-una, wala akong mapapala sa kanila. At wala din naman silang mapapala sa akin. Kaya kung ano man yung issue nila, bahala sila dyan. So, ayun mga Lods. Dahil madaling araw na, alas 12 na, may lakad pa kasi kami bukas. Pupunta pa kami kila Lods Nick. At palobat na rin pala ako. So, ayun, ang tanging manasabi ko sa inyo, no, kung nagsisimula pa lang kayo, starting kayo sa spiritual, gusto nyo pang matuto, gusto nyo pang lumakas, ang tanging masasabi ko sa inyo, magpakumbaba. Yun lang, magpakumbaba kayo at hayaan nyo lang sila. Kung sinasabi nila sa inyo na wala kayong mararating, wala kayong bagay na matatanggap, o yung mga gusto ninyong mangyari sa spiritual ay hindi nyo makakamit. The more na ibinababa nila kayo, mas lalo kayong tinataas ng Ama. Tandaan nyo yung payo ko sa inyo. Sirain man kayo ng sino man dyan, kapag hindi binigyan ng kapahintulutan ng Amang kaitas-taasan, hindi mangyayari yun. Tandaan nyo lagi ang binibiling ko sa inyo, walang sino mang makakasira sa inyo o kung makakagawa ng kasiraan ninyo kung hindi rin kayo ang sisira sa sarili nyo. Dapat, kung ang Diyos ay hindi pumapayag na masira kayo, dapat huwag din kayong pumayag na sirain nyo rin yung sarili ninyo. So, yun lang, payo ko sa inyo, no? Hayaan nyo sila kung ano yung sinasabi nila. Isa lang ang masasabi natin yan, kapag naging totoo kayo sa inyong sarili, nasa inyo ang huling halakhan. Wala sa kanila. Baka malay mo yung isang araw yung mga tao na nagkikwento-kwentuhan ng ganyan, mababalitaan na lang natin, wala na. Diba? Wala na sila. So anong uri ng wala na? Wala na sa social media, walang tumangkilik sa kanila, o malagutan ng hininga ng maaga. Dahil unang-una, hindi papahintulutan ng Diyos na mangyari na manatili yung mga gumagawa ng kasamaan.
So, yun lang, yung laging sinasabi ko sa inyo. At hindi pagbubuhat din ng upuan yung mga laging sinasabi ko, kundi katotohanan lang. Kaya nga maraming pikon at galit sa akin dahil mahilig akong mambara sa mga maling mga pinagsasabi nila. Kapag na-real-talk mo sila, galit na galit yung mga yan. Kapag sinisiraan ako at mas napapatunayan ko na mas totoo yung ginagawa ko, mas galit na galit sila kasi sila yung lumalabas na sinungaling. Kaya hindi sila big deal. Kung ilan man yan, sabi ko nga sa inyo sa talata na binabasa natin lagi sa Biblia, ni hindi man lang tayo panginilabutan o tatayuan ng balahibo, 1,000,000 man yung bilang ng patay sa ating harapan, ni hindi tayo hihingkatakutan, pagkat si Yahweh ang matibay nating tagapagsanggalang. Lagi niyong iisipin yan. Dumami man ang bilang ng inyong kaaway, dumami man yung bilang ng humarang sa inyong dadaanan, ni hindi kayo maaano, sapagkat si Yahweh ang naging matibay niyong tagapagligtas. So yun lagi niyong tatandaan. Kung nag-aaral kayo ng spiritual, aralin niyo rin yung mga salita sa Biblia. Kasi yun yung magiging tanglaw at gabay natin dun sa buhay na tinatahak natin sa pag-spiritual. Hindi puro orasyon lang tayo. Kasi wala sa orasyon yung tunay na lahat ng kahayagan ng mga aral. Maraming uri ng mga orasyon ang magpapahamak sa atin. Pero ang Biblia, tandaan natin, hanggat na nananalaytay sa atin yung pag-aaral sa Biblia, pag-aaral sa orasyon, binabalansi ba? Kumbaga, kapag nabalansi nyo yan, mapupunta kayo sa tamang daan. So siguro, hindi lang sa ngayon, sa panahon namin ni Lord Snick Banayo o ibang mga nasa spiritual na mga nagsisikatan o mga kilala yung mga pangalan, tirik ang araw namin ngayon. Tirik ang araw namin ngayon. Kumbaga, ito yung panahon na kami ang kilala. Darating din yung panahon na lilipas at lilipas kami, tatanda kami. May mga papalit pa rin na isang mga sisikat na pangalan at manggagamot na isa sa inyo. At kapag dumating na yung panahon na yun, na lumipas na kami at kayo naman, yung sumikat at nakilala, gamitin nyo lang sa tama. At tandaan ninyo, lagi, yung binanggit kong talata ng Biblia, no? Na dumami man yung bilang ng inyong kaaway at harangin kayo sa inyong daanan, hindi kayo matatakot at hindi kayo maano, sapagkat si Yahweh ang ginawa ninyong matibay na tagapagsanggalang. Lagi niyong tatandaan na kapag ka lagi niyong isinasaalang-alang o pinapaubaya sa Diyos ang lahat, walang makakahadlang sa inyo. At kung sumikat man yung pangalan ninyo, makilala na kayo, marami kayong matulungan, ang tanging payo ko sa inyo, kapag dumating yung pagkakataon na kayo naman yung pinupukol, huwag kayong matakot. Dahil walang mabuting puno na hitik sa bunga na hindi pupukulin ng mga taong naiinggit sa inyo. Natandaan nyo yan. Kapag ka maraming pumupukol sa inyo, maraming naiinggit sa inyo, dahil, kaya maraming naiinggit sa inyo, dahil hindi nila kayang pantayan yung inyong ginagawa. At yung mga bagay na meron sa'yo, ay wala sa kanila. Natandaan nyo yan. Kapag dumating na kayo dun sa sukdulan na tinatawag natin sa spiritual na narating nyo na yung gusto nyong marating, wag lang kayong maging mayabang sa inyong sarili. Wag niyong buhatin yung sarili niyong upuan. Yun lang, payo lang bilang kapatid niyo sa spiritual na nakakatanda ng bahagya sa inyo sa spiritual. Tandaan niyo lang yung lagi kong sinasabi. Kung dumating man sa panahon na yung panahon na ito na tinutungtungan namin na kilala kami sa gamutan, kilala kami sa spiritual, kung naandirito na kayo sa aming kinatatayuan o kinalalagyan, huwag kayong maging mapagmalabis, huwag kayong maging mapagmalaki. Unang-una yung pagiging mayabang, tanggalin nyo sa sarili nyo yan. Kasi yung kayabangan, dyan madidismaya yung tao sa inyo. Diba? Madidismaya, mayabang pala to si ganito. Mababawasan yung mga taong tumatangkilik at nagtitiwala sa inyo. Yun yung tanging payo ko sa inyo. Kasi unang-una, tirik ang araw namin ngayon, kilala kami ngayon. Darating ang panahon, lilipas din kami, tatanda din kami.
Pero ang pinakamaganda nito, meron kaming naiambag sa inyo na mabubuting salita o mabubuting aral na magagamit ninyo kapag dumating naman yung panahon na kayo naman ang makilala, kayo naman ang sumikat, kayo naman ang makatulong. So, doon yung maiisip yung sinasabi ko sa inyo na mga talata na binasa ko sa Biblia na huwag kayong matakot. Unang-una, kapag ka may mga ganyan pumupukol sa inyo, huwag kayong pangunahan ng galit. Kasi kapag ka nagalit kayo, ibig sabihin, kayo yung talo. Pag napikon kayo, kayo yung talo dyan. Tawanan nyo lang sila, hayaan nyo lang sila. Makikita nyo isang araw, kinarma na yung mga yan. Kasi kapag ka nagpadala kayo sa galit ninyo, ibig sabihin, ang galit ay pagkakasala. So, natangay nila kayo sa pagkakasala na gusto nila na doon kayo buyuin. So, sabi na, hindi lang mababawasan kundi sisiraan pa tayo ng mga taong nagtitiwala sa atin kapag naging yumabang tayo. So, yun, alisin natin yung yabang sa ating katawan. Ang lahat naman ng tao may yabang sa katawan. Walang tao na walang yabang sa katawan. Pero dapat yung yabang natin is tama lang yung timpla. Kapag ka iniyayabang mo na magaling ka sa ganitong bagay, dapat paninindigan nyo yun para hindi kayo magmukhang mayabang na sinungaling. Dalawang uri kasi yung mayabang. Merong isang mayabang na totoo, merong isang mayabang na sinungaling. So kayo ang mamimili kung saan kayo dun. Hindi yan idinidikta ng bibig ng ibang tao. So makikita mo yan sa iyong sarili kung mayabang na totoo ka o mayabang ka na sinungaling. At kayo yung pipili dun kung saan. Kaya Supremo Arosa Flores, kaya isa ka-idol ko, Lods E, napakasimple, humble mo kahit na tinitira ka, tahimik ka lang. Tandaan natin, no? Kapag kayo ay pumasyal sa isang lugar, sa dako, halimbawa, nagpunta kayo sa beach. Kapag nasa dalampasigan kayo, dalampasigan yung tinatawag sa gilid, no? Sa pampang. Diba ang tunog ng alon ay napakalakas? Lumalagas-las yung alon. Parang galit, di ba? Galit yung alon. Pero yung galit ng alon na yun, nandun ka sa mababaw. Hindi ka kaya lunurin. O hindi kaya ng alon na pagbantaan yung buhay mo na mapahama ka. Kasi puro lang siya hampas ng hampas eh. Puro lang siya alon ng alon. Pero ang babaw-babaw naman. Pero kapag ang alon ay napakatahimik at banayad, malalim yung lugar na dako na iyong tinutungtungan. So, ganun din ang tao. Kapag iyan ay puro ngaw-ngaw, puro kuda lang ng kuda, tandaan ninyo, mababaw yun. Totoo yung sinasabi ko sa inyo, maiisip at mararamdaman nyo yan, yung mga kuda ng kuda, yung mga ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, yung mga hamon ng hamon, yung manira ng manira ng kapwa. Sila, yung mga kasiraan na lumalabas sa bibig nila, yung paninira nila sa iba, yun yung totoong salamin ng sarili nila. Tandaan nyo yung sinabi ko sa inyo, yung mga taong mahilig manira, nakikita lang nila yung refleksyon ng sarili nila at ugali nila. Kaya madali nilang sabihin yung paninira kasi ganun yung kasiraan ng kanilang sarili. Pero yung mga taong mas pinili na manahimik na lang, hindi ibig sabihin duwag o takot yan. Tandaan nyo yung biling ko sa inyo, ang taong nananahimik lang, ang taong nagpapaubaya lang, hindi ibig sabihin niyan duwag o takot. Mas pinipili ng mga taong ito na manahimik na lang dahil takot sila na makapaminsala ng iba. So, ganun lang yun. Ganun lang kasimple sa pag-spiritual, mga loves. Tandaan ninyo yung sinabi ko, kapag ang isang dagat ay punong-puno ng alon, at galit na galit yung alon na yun, tandaan ninyo, nasa pangpang ka lang. Mababaw yan. Pero kapag ka wala ng alon at banayad, nandun ka na sa dako ng kalaliman. At pwede ka nang mapahamak doon. So, ganun ang uri ng tao. Ganun ang uri ng nasa spiritual. Mas pinipili na lang namin na manahimik at hindi na sila pansinin. Kasi unang-una, ayaw namin magkasala. Yun lang. Ayaw, sa akin, sa sarili ko, kung napapansin ninyo, mas pinili ko na
isang napakaraming issue na naninira sa akin, pero hindi sila nagtatagumpay na siraan ako. Bakit? Kasi unang una, hindi naman yun ang nakikita ng tao sa akin. Pero yung kasiraan, nakikita ng tao sa mga bibig nila. So kapag lumalabas sa bibig nila yung kasiraan, so ibig sabihin, yun sila. Kaya madali nilang sabihin yung paninira dahil yun yung salaming ng sarili at ugali nila. So yun, mapagpalang gabi sa inyong lahat mga lods, ano? Nawa ay yung mga pinagkaloob ko na oras yung kanina, magamit ninyo na ng tama, mabigkas ninyo ng tama para gumana sa inyo yan. At gamitin ninyo sa mga bagay na makakatulong kayo sa iba. Sinabi ko nga sa inyo, personal ko yung mga ginagamit. Nakita nyo naman sa notebook ko, sa handbook ko na sarili ko kinuha. No, hindi sa libro. Ibig sabihin, lagi kong daladala at yan ay nagagamit ko sa gamutan. Kaya ingatan ninyo. So yun, mapagpalang gabi sa inyo lahat hanggang sa muli mga lods, no? Sa mga araw na nagla-live tayo o gamutan. Maraming salamat sa lagi niyong pagsuporta. Yung lalong-lalo na kung sa mga issue, huwag niyo lang sawsawan yung mga issue na yan. Hayaan niyo lang sila. Kung gumagawa sila ng issue diyan at kuda sila ng kuda, hayaan niyo lang. Sila yung nagmumukhang mababaw. Sila yung nagmumukhang walang alam. At sila yung nagmumukhang mali diyan, hindi ako. Kasi unang-una, kung magsasalita ako ng pangit na salita, magiging pangit din yung imahe ko sa tao. So, sino pa maniniwala sa atin? Kaya kung puro pangit yung sinasabi nila, okay lang yun kasi pangit din naman yung mga pag-uugali at mga pagmumuka nila. Kaya bagay din sila dun sa mga pangit na sinasabi nila. Kaya kung marami man yun sila, okay lang yan. Walang problema yun. Magsama-sama sila mga pangit. So, yun lang mga lods, no? Ingat-ingat kayo palagi sa araw-araw. At yung inyong debusyon, yung pagpupuderpondo at bakod ninyo, pataasin nyo muna yung harang sa inyong sarili bago nyo pataasin yung antas ninyo sa gamutan. Kasi unang-una, ang panggagamot nandyan lang eh. Kapag ka tinaglay nyo na yung panggagamot, tapos mahina pang spiritual nyo, baka pasukin kayo. Sa spiritual, dapat pinalalakas yung sarili mo muna bago ka tutulong sa iba. So yun, mapagpalang gabi sa inyo. Ingat-ingat kayo palagi mga lods. At nawa ay gabayan kayo ng ating Amang Kaytastaasan. Sign out na po tayo. So yun, ayaw pa mag-sign out.